paano mag-recruit, etc. Yung brain mo, magkakaroon ng panibagong wiring para doon sa pinag-aaralan mo. Until such time, it becomes automatic. Tignan mo, di ba, pag nag-aaral ka ng typewriting, ang tagal nung una. Yung para dito sa left side na type, ang pang-type mo, yung right. Pero, as time goes by, sa kaka-practice mo, nagiging, you know, nakakabisado mo na yung keyboard. Until such time, kaya mo na mag-type. Until such time, hindi mo na tinitignan yung keyboard, yung tinitype mo na tinitignan mo. Ang especially amazed ako dyan sa LTO, pag nag-renew ka ng lisensya, itik mo na sa LTO kung ano-ano ginagawa. Pero pag kinuha mo yung registration mo, tama eh. Ang galing. O ano-ano ginagawa niya habang nagtatype. Ang galing. Pero amazingly, paano nila nagagawa yun? Kasi it becomes automatic already. Kasi nga, yung brain, gumawa siya ng panibagong wiring for that until such time it becomes automatic. Ganun din sa aim. Sa kaka-training mo, tapos sa kaka-invite mo, darating ang panahon, it becomes automatic to invite. Na kahit katabi mo sa jeep, nire-recruit mo. It becomes automatic. Dati natatakot ka pa eh. Dati alisin mo pa yung relo mo para lang may matanong ka nung oras na kaya para may opening ka. Pero pagka natuto ka, kapal na ng mukha mo kahit ano na ginagawa nung ginagawa ng katabi mo, nire-recruit mo. May makatabi ka sa food court, nire-recruit mo. It becomes automatic. May masalubo ka sa galeria, ngumiti sa'yo, ngumiti ka, tapos siya. It becomes automatic. Sa ang lahat ng bagay, scientifically explained, lahat ng bagay sa una lang mahirap. Kaya kung mahirapan ka sa aim, it's okay, bago ka pa lang eh. Ang gusto ng Pilipino, madali agad sa una. Hindi pwede. Kaya kung tatanungin mo ako, sir, mahirap ba? Oo, kasi bago ka eh. Pag automatic na sa'yo, madali na. Pero bago maging automatic, hirap muna. Ang hirap. Kasi again, yung brain mo, nag-i-develop ng panibagong neural pathways for the new skills. Pangalawa, meron yung brain na tinatawag na mirror neuron. Sabihin nyo, mirror. Mirror. Mirror neurons, kaya niyang kopyahin parang salamin kung ano yung nakikita niya parati. That explains why, pag uwi nyo minsan, tingin mo sa kisa may bilog-bilog. Diba? Tingin mo sa ka-opisina mo, global package. Diba nakikita mo ka, nakikita mo GP. Mirror neurons, ibig sabihin yun, yung capacity ng brain na mapag-aralan, matutunan, makopya lahat ng nakikita niya, lalo na yung lagi. Kaya nga, di ba, makikita ninyo, sabi nga nila, tayo po ay reflection ng environment natin. Kung ano yung nakalakihan mo, yun ang reflection mo. Kasi nga, meron tayong mirror neurons na nakokopya natin kung yung lagi natin nakikita. Kaya pag sa environment mo, lumaki ka na laging nagmumura kasama mo sa bahay, paglaki mo, palamura ka rin. Napaka-simple sa'yo nung kada statement mo na lang may PI sa dulo. Kasi yun yung nakalakihan mo environment. So, in other words, yung skill set, madali ito eh kasi napapag-aralan lahat ng bagay. And just putting it into action equals success. Ang mahirap sa tao yung baguhin yung mindset. Kasi dito sa mindset, nandito yung tinatawag na programs mo. Programs, nandyan yung belief, nandyan yung paradigm, nandyan yung patterns mo. Mahirap baguhin to kasi unang-una, kinakalikahan na natin. Marami tayong wrong programs eh. Wala tayong tiwala sa sarili natin. Programming natin, ang lagi natin inisip, ang buhay, linya-linya. Yan, mga wrong. Ano yan eh? Self-limiting belief. Marami tayong nilagay sa sarili nating self-limiting belief. Ano yun? Mahirap kumita ng pera. Kasi narinig mo ng bata ka. Pag umuwi yung nanay at tatay mo, hirap kumita ng pera. E bata ka, paano ba malay mo sa pera? Kaya nung nakalakihan mo, tingin mo sa pera, very scarce. Kaya meron kang scarcity mentality. Iniisip mo, ang hirap ng buhay. Na mindset ka, ang hirap ng buhay. Kaya nung paglaki mo, tingin mo sa buhay, mahirap. Programming yan. O, ang buhay, swerte-swerte lang. Isipin mo yung program na yan. Eh, di kawawa naman yung manas. Diba, nakuha niyo ba yun? Alam mo, buhay, swerte-swerte lang.
Alam mong gagawa ng swerte at malas, ikaw din. Kasi kung gumawa ang Diyos ng malas at swerte, unfair naman niya, ba't siya gumawa ng malas? Eh di ba sabi, everybody's created equally. Pareho lang. Kaya kung iisipin mo, malas, ang buhay malas lang, if that's how you treat life, then ladies and gentlemen, you're not in control of your life. If you want to become successful financially, you have to take control. Tonight! Madami tayong mga mindset, madrama sa buhay. Dahil natin drama. Mahirap lang kami. Drama. Dahil kami ng mahirap, nakaukit na sa mga palad namin pagiging mahirap. Pag tinanong mo, paano mo nasabi? Tingnan mo, nakaguhit o letter M. Mahirap. Pwede mo naman isipin mayaman, bakit mo iniisip mahirap? Alam mo, malas talaga ako. Malas, eh, letter M, malas. Nakuha niyo ibig sabihin, let's self-limiting belief yung mga yun. Yung narinig natin na mahirap ang buhay, etc. That money is scarce, hirap kitain. Na ang pagyaman may pinipili, na ang pagyaman hindi para sa lahat ng tao. Self-limiting beliefs yung, oh, kontento na ako. Ayan. Maraming tao magsasabi, gusto ko na simple ang buhay, kaya ayoko yumaman. Sa loob-loob ko, hindi niya alam mas simple mayayaman. Alam niyo ba na mas simple ang buhay na may pera kaysa walang pera? Yes! Kasi pag wala, pag may pera ka. Siyempre, pag may pera ka, may katulong ka sa bahay, may yaya ka. Pagising mo sa umaga, luto na pagkain. Simple. Wala kang yaya, pagising mo, ikaw pa magluluto. Komplikado. Pag may pera ka, tuition ng mga bata, cash. Simple. Pag wala kang pera, promissory, no? Tama, mali? Pag wala kang pera, maghihintay ka ng sale bago mamili. E pag dumating ka sa sale, Mega Mall, Galleria, pag dumating ka, hapon na, sa 3-day sale, yung size ng sapatos mo, ubos na. Komplikado. Pag may pera ka, kahit di-sale, mamimili ka. Pag wala kang pera, pag may pera ka, masakit likod mo, pamasage ka. Daming spine. Pag wala kang pera, tiisin mo na lang. Komplikado. Are you getting me? Maraming nagpapahirap sa Pilipino dahil sa mindset. Mindset natin, ang hirap ng Pilipinas. Alam niyo ba kung ano nangyayari sa atin? Meron tinatawag na massive consciousness. Kung ano yung consciousness ng karamihang tao, yun ang nangyayari sa bansa natin. That's why kung ang massive consciousness is mahirap ang buhay dito, walang pera sa Pilipinas, magiging OFW, wala nang pag-asa Pilipino, ay traffic, grabe, mga politician magnanakaw. Kung ano yung inisip mo, yun ang na-attract mo eh. Eh pare-pareho tayo ng iniisip tungkol sa gobyerno. So, pare-pareho tayo nagpapalubog sa bansa natin. So, ang tawag doon, massive or general consciousness. So, papalitan mo yung mindset mo because for success to happen, change must happen first. Otherwise, hindi mangyayari yung success. If you want to change your life, if you continue what you've been doing, and if you never change that, guess what? You will have the same life over and over again. Kaya nga sabi nila, di ba? Ang laging sinasabi sa success, di ba? If I do what I always do, I will always get what I've always got. So you have to change. Kaya, baguhin mo. Kung dati napaka-negative mo, gagawin mo ng positive yung sarili mo. Kung dati hindi ka friendly, you have to be friendly. Kung dati wala kang tiwala sa sarili mo, start having the trust and confidence about yourself. Kung dati mahihain ka, start gaining that confidence to talk to people. Kung dati lagi mong pinuputdown yung sarili mo, this time hindi na pwede. Kung nakikita mo dati mahirap ang buhay, no. Dapat i-change mo na yung mindset mo. Masarap ang buhay. Kasi kung iniisip mo lagi mahirap ang buhay, ang ibabato sa'yo, puro hirap. Pero pag iniisip mo, may pag-asa, masaya, abundant, yan ang mangyayari sa'yo. If you think of disease every day, magkakasakit ka. Subukan mo, 10 days lang, isipin mo, may cancer ako. Isipin mo yun, 10 days lang. O kaya every day, pagising mo sa umaga, i-recite mo to. Ano na naman kayang kamalasan ang mangyayari sa akin? Do you think ano mangyayari sa akin? So, ikaw ang creator ng buhay mo. Ikaw ang naggumagawa ng buhay natin. Kaya, papalitan mo muna itong mindset kasi maraming mali dyan eh. Mahirap yan kasi unang-una, yun yung kinalakihan natin. Yun yung narinig natin. Hindi ka naman pwede makapili ng parents mo. Di ba?
Diba? Pag nagkakamali ka ng bata, bobo. May bata ka pa. Lalo na pag bata ka, tapos personal authority nagsabi sa'yo, wala ka pang filtering mechanism para tanggapin o hindi. Tanggap lang lahat yun. Di mo ma-reject. Yan ang sabihin, nagkamali ka, bobo. Pagdating mo sa school, nasabi ako pa ng teacher, tanga, bobo na, tanga. Nakuha niya ibig sabihin. Yes! Kaya lumalaki na ang daming mga program, ang mind para siyang computer. Kung ano yung na-install sa kanya, ganun siya lumakad. Ang tawag ng program. Eh, karami ng program may virus. Kinukurap. Kaya ang swerte nyo, nasa AIM Global kayo kasi nare-reformat ang utang. Marami pa tayong social conditioning na condition tayo because human as we are, ang tawag sa atin, social creatures. When you say social creatures, yung nakakapag-adapt tayo kung yung nakikita natin sa society natin. So, we are social creatures, ang tawag. Kaya maraming tinatawag na herd mentality. Yung herd mentality, kung ano yung nakita mong ginagawa ng karamihang tao, gagayain mo din. Herd, ibig sabihin, H-E-R-D. General herd. Parang pag nanonood kayo ng Discovery Channel, for example, makikita niyo yung mga buffalo o yung mga wilder beasts. When they go to one direction, makikita mo thousands of them go to one direction. Pag tinanong mo yung mga nasa likod, ba't ka dyan tumatakbo? Kung nagsasalita lang, yun ano sasabihin? Eh, doon papunta lahat eh. Eh, dito rin ako. Nakuha niyo? They do not have the mind of their own anymore. Why? They just follow what is the herd. Pag may nakita kang pa isa-isa, padala dalawang buffalo na nawawala sa direksyon, ano sasabihin mo? Ay, kawawa. Ay, nawawala. Okay, ay, tama. Tama, mali. Okay, sasabihin mo, ay, naku, yan ang pagkain ng lion mamaya. Kasi nag-iwanan sila. Ganun din. Ikaw, pag may ginawa kang kakaiba sa ginagawa ng traditional, mali ka. Ang general herd, pag-graduate, go to school, get good grades, and go look for a good job. Trabaho. OFW. Pag nag-networking ka, kalaban mo lahat. Sabihin sa'yo nung iba, ay, tanga. Kasi naiiba ka eh. Kasi lahat, iisa direksyon, ikaw, nag-networking, ay, baliw. Nagpa-uto. Nagpa-brainwash. Ay, mukhang pera. Ay, nababaliw na siya. Pag hindi mo sinunod yung karamihan, ikaw ang mali. Ang tawag doon, herd mentality. That explains why kalaban mo lahat pag nag-networking ka. Kasi ang tradisyon, hindi networking eh. Ang tradisyon, trabaho. Eh, nag-network ka. Pero let me tell you this, not because everybody is doing it, it is the right thing to do. For all you know, iniba mo, pero ikaw ang tama pala ang direksyon. Herd mentality. Yung iba natatakot sa hirap, ang mindset ng mga successful na tao, ladies and gentlemen, kasama ang sacrifice, kasama ang challenges sa pag-asenso. Eh, ang mindset ng maraming tao, ano? Dapat umasenso kahit walang challenges. Hindi pwede mangyari yun. Kaya kung dito nahihirapan ka, it's normal. Hindi abnormal ang nahihirapan. Yung iba kasi ganito. Ito, kasama sa mindset ng maraming Pinoy, napakahilig sa sign. Lord, pang 3 months na ako, Lord, na wala pa akong kita. Sign niya, sign. Yung iba, pag di pa ako may tawaan pa, yung sign niya. Ang hilig sa sign. Alam mo, ikaw ang gagawa ng buhay mo. Walang ibang tao. Sabi nga nila, you cannot get someone to do your push-ups for you. Gusto mong magpalaki ng chest mo, ikaw mag-push-up. Huwag kang kukuha ng push-up ka nga para lumaki tong dibdib ko, bro. Push-up ka nga. Tonight, you will have to take charge of your life. Many of us has been passenger throughout our lives. You let others take control of you. You let your emotions control of you. Di ba may kwento dyan, yung sasakyan? Kasama yung family, they traveled to Baguio. Unfortunately, on the way to Baguio, they had an accident, tapos nahulog yung sasakyan nila sa bangin, sa ravine. Ang naiwan lang na nabuhay, yung unggoy na pet nila. Lahat patay.
In-interview yung uncle. What happened? Eh, nakakapag-interpret. Sabi nung uncle, yung ano daw? Daldal ng daldal. Ah, kaya, ibig sabihin, yung lalaki, yung ano daw? Yung lalaki, tsaka yung asawa niya, ah, kaya nag-aaway. Ay, namatay. Eh, yung mga anak, anong ginagawa? Mga anak daw, tulog. Eh, ikaw, anong ginagawa mo? Sabi sa unggoy. Hmm? Yung unggoy? Hmm? Siya pala nag-drive. Kaya na-aksidente. How many of us let our monkeys drive our life? How many of you let your dramas in life drive your life? How many of you let your emotions drive your life? How many of you let your past drive your life? Kaya ayoko mag-network. Wala mang nangyari sa akin dyan dati. Ayoko na mag-boyfriend. Niwan naman ako dati. Ayoko na mag-girlfriend. Tinutime ako. How many of you let your situation in life drive your life? Tonight, you will have to make a decision to let go of those things that no longer serve you. Palitan mo yung mindset mo, lahat ng bagay, kasama tao dyan, na hindi na nakakatulong sa'yo, makipag-break ka na sa kanya. Sabi mo sa drama mo ngayon, break na tayo. Kaya lang mga Pilipino, tagal mag-move on. Kahit sa emotions, eh, mag-on, mag-MU, mga mag-on. Tagal mag-break. Pag nag-break, sabihin ng isa, di ko kaya. But may mas malala. Mamamatay ako. Yan ang resulta yan ang kakapanood nung ano, yung sana bukas pa kahapon. Ang hirap intindihin nun, no? Sana bukas pa ang kahapon. Malaman kung ano nangyari doon. Title pa lang, ang gulo na eh. Ako ang ibig sabihin? Yeah. Ang hirap mo mag-move on. Meron kang prospect. Ayaw nung networking. Ayaw nung aim. Nagtali ko lang kayo, babay na. Siya makatatlong hakbang pa lang, malayo na sa'yo. Hindi ka na iniisip noon. Ikaw, nasa jeep ka na. Kakaganyan ka, oh. Ang layo na. Kumakain ka na. Bintik siya, babalikan ko siya pag mayaman na. Natutulog ka na. Ang sama niya. Panaginip mo siya pa, eh. Ilan sa inyo, pero biro, ang nireject, nakatulog na at lahat, daladala nyo pa rin. In fact, 3 months na kayo, nasa dibdib nyo pa. Can you imagine, you know, wasting your energy, wasting your thoughts and feelings over people who doesn't care, who don't care about you? Baka talikod na yun, limot ka na nun, pero ikaw daladala mo. Tama mali? You will have to change your mindset. You will have to change before you become successful. Kailangan mo magbago. Kasi kung ano yung sitwasyon mo ngayon, dalayan kung ano ka at sino ka. Sa ayaw at sa gusto mo. Kaya kung gusto mong baguhin ang buhay mo, isa lang ang babaguhin mo, ikaw. You cannot change your partner. You cannot tell your wife, ikaw kasi ganyan ka eh. You cannot tell that to your parents, kayo kasi nilabas niyo ko nang hindi pa kayo handa eh. You cannot change your daughters. Ikaw kasi yung gulo-gulo. No. For you to change your world, you have to change. Kaya ngayong gabi, hindi ang mahirap sa aim, hindi yung aim ang mahirap sa aim, yung pagbabago. Kasi maraming tao, hanggang ngayon, ito yung topic natin, number one. Marami pa rin fear sa sarili nila. Yan ang number one na topic sa NDO, is removing your doubt and fear about yourself. Is removing your fear on doing the business. Marami kasi takot gawin yung negosyo. Ilan ba dito yung, di ba? Power, grabe, ang ganda ng aim. Yayaman ako. Pag-uwi ng bahay, totoo kaya talaga? Hindi niya alam. May fear of the unknown. Di ba? Lahat naman, ano yan eh? It's a human response. Cognitive yan eh. Cognitive response yung
Pag may isang bagay na hindi ka familiar, yung katawan ng tao, biologically speaking, hindi siya makapag-adapt ka agad. That's why it explains kung bakit pagka nasa bagong lugar ka, takot ka. Ganun dito, meron tinatawag na fear of the unknown. So, ano ang antidote sa fear of the unknown? Eh di alamin mo, pag-aralan mo mabuti para mawala yung fear mo. Ang number one fear ng maraming tao, fear sila na baka mag-fail. Kasi nga, hindi nila alam. Fear of failure. Fear of the unknown. Baka mag-fail ako dyan, baka walang mangyari. Baka walang sumama sa akin. Baka sayang ang panahon ko dyan. Baka hindi ako makaging katulad ni Roy Cueto dyan. Baka sa inyo lang yan, dahil sila, linya nila yan. Ang daming dahilan. Baka ganito, baka ganyan. Ang daming tao, puro baka. Yan, nagkakanda-kalakalabaw ang buhay sa kakabaka. You know what I'm saying? Yes. Ladies and gentlemen, failure is not bad. Mag-fail kayo dito, hindi man kayo kumita, first few months, it's part of the process. Ganun talaga. In fact, normal yung hindi ka kumita sa una. Bakit? Hindi ka pa marunong eh. Hindi ka pa magaling eh. What do you expect? Tumatakbo ka na ng 120, bago driver ka pa lang. Hindi, alam mo, pag bago, nung bago driver ka, kahit marunong ka na, pag may kasama ka, di ba kinakausap ka niya? Huwag mo muna akong kausapin. Bakit? Bakit? Kasi hindi ka pa marunong mag-multitask. Gusto mo, nakakonsentrate ka lang sa daan. Kaya pag kinakausap ka, mamaya mo na ako kausapin. Pero pag marunong ka na, grabe, may kausap ka na, may ka-text ka pa. Tapos kumakagat ka pa na McDonald's mo. Tapos may ka-kiss ka pa. Marunong ka na eh. So what do you expect? Pag marunong ka na, you expect efficiency. Pag marunong ka na. Pag marunong ka na, you expect productivity. Kasi marunong ka na. Pag hindi ka pa marunong, opposite. Kinakapaan mo pa eh. So normal lang na ikaw, may mga failures ka, hindi ka mo nakikita, tumatagal ka ng konti, 3 months ka na, wala pa rin nangyayari. It's okay. Yun ang normal. Ang abnormal dito, 3 months ka pa lang, ang laki na ng kinikita mo. Lahat naniniwala na sa'yo. Ang galing mo na mag-closing, may 7 heads ka na kagad, bago ka pa lang, lahat ng kausapin mo, oo, grabe. Pag lahat ng kausap mo, oo, matakot ka. Pag wala kang rejection, matakot ka. Malapit ka ng kunin ni Lord. Lahat binibigay na sa'yo. Sama niya? Normal. Failure, ang maling mindset ng mga maraming tao dati, ano? Na ito, naturuan kasi tayo na huwag ka mag-fail. Kasi ang dictation ng society, sikat lang yung mga nagsasucceed, yung mga nag-fail, wala yan. You're very afraid to make mistakes kasi bawal sa eskwelahan magkamali. But in real life, you have to commit many mistakes before you become successful. Nakuha niyo ba? Mali kasi yung program natin, yung treatment natin sa failure, masama. No. Failure is not the opposite of success. Failure is part of your success. Sa una, akala mo walang nangyayari. Akala mo lang, kasi ang batayan mo ng success, puro pera. Hindi mo namamalayan, sa una, ang nabibuild mo na sa'yo yung character mo. Ang nabibuild mo na sa'yo yung confidence mo. Dalawa lagi ang creation, merong mental at physical. Bago maging visible, nauuna sa invisible. Bago maging visible ang pera, nauuna yan sa invisible. Sa loob muna. Kakapal muna ang mukha mo, magiging positive ka muna, magkukumit ka muna, lalabas muna yung determination mo. Walang pinagkaiba pag nagtatanim kayo, ito yung lupa, nagtanim ka ng buto. Ano ang natutubo? Yung invisible o yung visible? Invisible, yung ugat muna. Ngayon, nandito ka, makita mo ba yung ugat, tumutubo? Hindi, pera kung transparent yung lupa. Kahit tumutubo na yung ugat niya, nakita-kita. Transparent eh. Tama, mali? Kaya hindi ibig sabihin hindi tumutubo pataas, walang nangyayari. For all you know, inuugat na. Bago, tumubo. Ganun din sa aim. Bago magka-network, bago magka-pera, ugat muna. Ano to? Character mo. Patience mo. Commitment mo. Character mo. Yun muna. Kaya pag-uwi nyo at sinabi sa'yo ng nanay mo, tagal-tagal mo na dyan, wala naman nangyayari. Sabi mo, nanay, inuugat na po. Are you getting me? Yes! It's okay to fail. Second, marami ka matututunan sa failure. Just like Thomas Alva Edison, 10,000 ang failure niya bago niya na-invento bumili.
Pero nang sabi niya, nang interview ng journalist, how did you feel? How do you feel that you have failed 10,000 times? Sabi niya, I never failed. I learned that there are 10,000 elements that can never be made into filament. Ang galing, ano? Hindi ako nag-fail, sabi niya. May na-discover ako na 10,000 pala na elemento hindi ko pwedeng gawing filament. O ganun din sa inyo. Pag 1,000 ni-recruit mo at hindi naniwala, sabihin mo, may na-discover ako. May 1,000 akong kaibigan, ayaw yumaman. That's how you interpret things. Hindi yung pag wala naniwala sa'yo, mukmok ka sa bahay. Malas talaga, malas. You know what? Pinoy, pagka hindi nangyayari accordingly sa expectation nila mga bagay, malas. Pag nangyayari according to the expectation, swerte. Next, fear of rejection. Oh, tatakot maraming tao sa rejection. Pero kasama to eh. You will have to be rejected so many times before you become successful. Because they never buy your idea. Hindi ka pa paniniwalaan. Utal ka pa eh. Kinakabahan ka pa alam mo dito. Paano ka paniniwala? Kaya, ang dami mo rejection. Pero sa rejection mo, diyan ka gumagaling. Diyan ka nai-immune. Gusto mong gumaling sa pagre-recruit? Expose yourself sa labas. Huwag ka lagi sa opisina. Pag tinanong ka ng downline, apply mo, ba't nandito? Saan ka ngayon? Apply, attend ako training. Sabi ng apply naman, saan ka ngayon? Attend ako training. Pag tinanong, ba't hindi ka nagre-recruit? Hindi, training lang ng training. Takot ma-reject. Labas kayo, expose yourself. Kailangan ma-immune kayo sa rejection. Paano ka ma-immune sa rejection? Pag lagi. Pag naminsan-minsan ka lang ma-reject, naku, lagi masakit. Kailangan lagi. Pag araw-araw na, darating ang panahon, immune ka na. Pero pag once a month ka lang ma-reject, ang sakit. Next month ulit, ang sakit na naman. Paminsan-minsan, bugbugin mo yung sarili mo sa rejection. Bugbugin mo siya. Ganito yan eh. Minsan sa 10, maniniwala, wala. Ganun talaga, di ka pa magaling. Sa 10, wala na naman. Sa 10, wala na naman. Tuloy lang. Minsan, pero sa 10, meron ng isa. Ganun lagi yun. Minsan sa 10, meron ng dalawa. Pagaling ka ng pagaling kasi. Hindi dahil ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, gumagaling. Dahil gumagaling ka, dumadali yung ginagawa mo. O di ulit-ulitin mo lang. Hanggang mag-succeed ka. Kaya part ito, marireject ka talaga. And dito, mas maraming rejection, mas maganda. Kasi isa lang ibig sabihin nun. Marami kang kinakausap, kaya ka nare-reject. Pag wala kang rejection, ako, kakatakot yun. Kaya dapat, parang kalyo lang yan, sugat. Pagkakalyo na, magiging manhid na. Ganito rin dito, magpakamanhid kayo. Go out there, expose yourself. Di ba yung mga bata nga? Mas mataas daw yung resistensya ng mga bata na lagi nasa labas. Naglaro sa kanal, lagi nakahubad, naglulug-lug, ganun yung mga ganun. Kaysa yung mga batang di aircon, tas di polvo, di lampin ang likod. Yung mga yun, maalikabukan, sipon. Yung mga bata, ibang klase. Kahit na inuugin, yung gumagalat, gumagalat. May explanation yun, ang taas ng resistensya nila. Ganito ka rin dito, taas ang may resistensya mo. Expose yourself to rejection. Normal ito. Normal ito. Hindi yung pag na-reject ka, ay, hindi para sa akin to. Sign to, sign. Hilig sa sign. Si Colonel Sanders of Kentucky Fried Chicken, KFC, 6 years old, nung inimbento niya o na-device niya or na-discover niya yung recipe ng KFC. Can you imagine? Ang rejection niya, he almost 1,100 ang kinausap niyang tao bago may nagsabing yes. Wala sana tayong KFC ngayon kung, you know, nag-give up siya. Sylvester is alone. When he was, nung pinurduce niya, yung binibenta niya yung script ng Rocky, walang gustong bumili. Kasi ang kondisyon niya, hindi lang ibenta. Ang kondisyon niya, pag binili mo tong script ko, dapat ako actor. Eh, bulol, sinong kukuha sa kanya? Rejection. After rejection. Kaya lang may bumili. Naniwala sa kanya, nagkaroon ng Rocky. Elvis Presley, when he was trying to get an audition, nag-gitara sa harap ng manager. Sabi ng manager sa kanya, hindi pa siya tapos.
magbuhat ka na lang, delivery boy, kaysa gitara. They suffered, they faced a lot of rejections before they became successful. Kaya dito pag nare-reject ka, ano yan? Ibig sabihin yan, may ginagawa ka, may attempt ka, kaya ka nare-reject. At hindi ibig sabihin walang naniniwala sa inyo, permanente yan. Hindi ganun. Sa una lang wala, pero habang tumatagal, may maniniwala at maniniwala rin sa inyo. Tama ba? Kaya itong dalawang to, diyan meron takot ang maraming tao. Second, kailangan, after you overcome your fear, may concept ka ba't mo ginagawa yung business. You should ask, why you joined AIM Global? Bakit ba ako nag-AIM? Dapat may motivation ka. At dapat malalim to. Pag mababaw, madali kang madi-discourage. Dapat you have a compelling reason why you're doing this. A reason enough for you to wake up every morning. Reason for you to get motivated. Reason for you that in spite of all those rejections, you will still continue doing the business. Like maybe, tabi mo sarili mo, I joined AIM Global because I want to change my life. I joined AIM Global because I want my parents to retire very soon. I joined AIM Global because I want my children to go to a good school. I joined AIM Global for me to pay off my debt. Dahil mo palang utang. Alam mo yung good? Good. Get out of debt. Kailangan meron kang reason ba't mo siya ginagawa. Huwag yung mababaw. And believe me, the bigger reason you have, the deeper the reason, the deeper the why, the easier the how. Madali na yung papano kung alam mo kung bakit nandito ka. Bakit mo ito ginagawa? Ano ba yung primary motivation mo, ba't mo ginagawa? Unfortunately, iba-iba tayo nun eh. Iba yung why ko sa why ninyo. Pwede nga ako, baliw na ako sa 100,000, pero ikaw, mababa pa sa yung 100,000. Iba-iba tayong level ng motivation. But isa lang yan. Lahat tayo gusto maging successful in one way or the other. Lahat tayo want to become prosperous in one way or the other. And ngayon, sir, ano ba talaga konsepto ng networking? Dito nyo malalaman bakit nyo kailangan mag-networking, ladies and gentlemen. Number one, this is an opportunity for you to get your dreams. Sabihin mo, dreams. Dreams. Oh, maraming mga tao may pangarap, pero yung pangarap nila hanggang ngayon, diba, sabi nga nila, pag may pangarap ka pero wala kang paraan para makuha yon, hindi pangarap ang tawag doon. Illusion ang tawag doon. Anong formula mo to get your dreams? You have to ask yourself, kung ang dreams mo, to become financially free, pag ang dreams mo, to have a comfortable life, pag ang dream mo, to have a secured life, pag ang dream mo, wala ka ng financial worry, anong formula mo to get this? Dapat may tamang formula ka eh. Unfortunately, marami mga tao don't go on their lives na ano lang, okay na yung makaraos. Kumain lang ng 3 beses, okay na. Ang tawag doon, mediocre thinking. Pero dito sa AIM Global, ladies and gentlemen, lagi naming sinasabi, dream your wildest dreams. Create your own destiny in this business. Ang dami ng tao nakatupad ng pangarap nila. People from all walks of life. Lahat ng background meron dito. Tricycle driver, meron. Tuyo vendor, meron. Embalsamador, meron. Delivery boy, meron. Housewife, meron. Sales lady, meron. May lawyer, engineer, doctor, clerk, nurses, medtech, lahat. Ibig sabihin, kung sila naging successful, ikaw kaya mo rin maging successful at makuha mga pangarap na dito. Ilan na po? Ilan na? Sa networking, sa AIM Global. Lagi naming sinasabi, kung hindi ka sasabay sa nangyayari sa networking, especially na AIM Global, napapagulihan ka na sa development na nangyayari sa buong mundo. Because more and more people are achieving their dreams. And yet, a lot of people are so passive, hindi nila nakikita yung opportunity ng AIM. Why? Sarado utak. Sarado isip. So let me tell you this. I challenge you. If you will never do AIM Global, what are your ways or what are your means to achieve your dreams? Very simple. Kung hindi ka mag-AIM Global, saka pakikita ng 100,000 piso buwan-buwan na income kung hindi mo gagawin. Hinintay mo yung promotion sa job? Naku, maniwala ka. Hindi mo makukuha. But in AIM Global, 100,000. Possible o hindi? Possible. Yan yung mga bagay na hihintay sa inyo. Number two, you have a business of your own if you join this business. May sarili kang negosyo.
And this is the first step to becoming financially free. Yung kailangan magkaroon ka ng negosyo mo. You must become your own boss. Wala akong masama sa pagiging empleyado. Wala ako. Pero kung ikaw ang direction mo, gusto mo maging financially free and get your dreams, you have to become your own boss. Because as long as you are working for someone else, you'll never become financially free. Unless you're the president of the company. Kasi yung presidente ng kumpanya, empleyado ng board yan. Ng board of directors. Kaya sila may presidente. Unless your position, ladies and gentlemen, is a president, well, iyaman ka talaga pag yan ang position mo. Presidente, vice president, CEO, yan ang mga mayayaman sa employment. Pero rank and file ka, maniwala ka sa akin, kailan pa? Kailan pa? Eh minsan ang promotion, ang tagal. Minsan ang movement sa opisina, lateral. Alam niyo lateral? Yung hindi pa anga, pantay-pantay lang. Nilipat ka lang ng departamento. Pero ganun pa rin yung sweldo mo. Kaya can you imagine, kung hindi ka mag-step up to putting up your own business, eh sa panahon ngayon, ano negosyo ang pwede mong gawin? Mag-franchising ka, pinakamababa, magkano? Mang inasal, 5 million. 7-Eleven, may 2 to 3 million. Family first, o kaya yung mini-stock, magkano yung mga franchising niya? And ang dilemma ng maraming nagtatrabaho, pagka ikaw nagtatrabaho between 8 to 5, ano pang negosyo magagawa mo pag alabas mo na alas 5? Panggabing negosyo. Balot. Bari, clerk ka sa bangko, 8 to 5. Paglabas mo, balot. Hirap. Ang maganda, ang networking kasi nasa business siya. There are only 4 ways to make money in the world. You can become an employee, self-employed, mag-business ka, mag-invest ka. Employee, sino to? 8 to 5 job. A day's work for this. A day's pay for a day's work. Monday to Friday, 8 to 5. No work. No pay. Self-employed, sino to? Yung they depend on their own talents. Doctors, pag may pasyente, may kita. Dentist, pag may bininutan, may kita. Barbero, ahente, etc. Dati, ang networking at saka direct selling nandito. Pero nung nauso yung leverage, lumipat ang networking, napunta sa business. Ang definition kasi ng business is something na pwede mong iwan na kahit iniwan mo, kumikita ka pa rin. Yun ang business. Pero kung may business ka na hindi mo kayang iwan, ang tawag doon, small business, nasa self-employment pa rin siya. The richest people in the world, according to Robert Kiyosaki, siya nag-device nito, belongs to the right side of the quadrant. Ang nasa right, yung B at saka yung I. Yung I, yung money is working for them already kasi ang dami na investments eh. Tawa niya siya? And the most miserable people in the world financially, lagi wala pera, nagko-complain, etc. Sabi niya, belongs to the left side, or right side of the quadrant. Ito yung right, ito yung left. So lagi nagko-complain na dito. Unless you make the crossing, unless tumawid ka, hindi kayo yaman. Kaya dapat makatawid ka. Yung ibang tao hindi makatawid. From employment to business, bakit? Number one, takot. Kasi ang core values nila, go to school, get good grades, and go look for a good job. Sasabihin na maraming tao, di bali na dito, basta meron. Di bali yung maliit, basta sigurado. Dito, kakatakot. Kasi hindi siya nakadesign mag-business. Takot, ayaw maglabas, pero gustong kumita. Pwede ba dyan sa Inglobal, ang ganda sana, kaya lang yung 7980 eh. Pwede ba kumita dyan na hindi nagpe-payin, mga ganun. Kasi ang values ng maraming nandito, takot mag-risk. Ayaw mag-risk. Yun yung core values nila. Ang hindi namamalayan ng maraming tao, especially those who are employees, pag nag-networking ka, ang hindi mo namamalayan, nakatawid ka na. Dalawa na nagagawa mo. Can you imagine how ano advantage mo? Dalawa na ang alam mo. While a lot of your office mates, pag nire-recruit mo, ayaw. Sabi sa akin ng mentor ko before, George, okay lang, ayaw ng kaibigan mo, ayaw ng opisina mo. Sabi ko, bakit? Ikaw kasi, pag nag-networking ka, ikaw, dalawa na alam mo. Employment and business. Engineering and networking. Kasi engineering ako eh. So, ibig sabihin, mas malaki talaga kikitain mo sa maraming tao. Bakit? Isa lang ang alam nila, ikaw, dalawang alam mo. O di ganun din kayo. Maraming kayo nire-recruit, ayaw dito. Hayaan mo lang, isa lang alam nila. Ikaw, dalawa na alam mo. Yung profession mo at yung networking mo. Yes. Kaya, ngayon makatawid ka na. Huwag ka nang babalik.
Tama. Yung iba kasi bumabalik pa pag nahirapan, dito na lang, okay no? Go out of your comfort zone. Ang kalaban nyo, yung comfort zone. Nasanay ka na eh. Dito mahirap talaga dahil hindi ka sanay. Magbibuild ka pa lang eh. Nasa building stage ka pa lang. Ginagawa mo pa lang siya. Kaya mahirap. Pero okay lang, tiisin mo lang. Kasi darating ang panahon, iiwan mo na to, magpo-full time ka na dito. Yes. Gusto niya ba yan? Yes. Gusto niya ba yung hindi ka na pumapasok tapos may time in ka? Yes. May ahabuling ka? Tapos ang tinitignan mong oras lang, dalawa lang, alas 12 at alas 5? Kapapasok mo pa lang ng alas 8, sana alas 12 na. Pagdating ng alas 12, sana alas 5. Minamadali mo oras. Alam mo, pag minamadali mo oras, mabilis kang tatanda. But if you become your own boss, guess what? You can declare every day a holiday. Yes. Traffic sa EDSA, mamaya na ako aalis. Traffic. Wala kang pakikibagayan eh. Wala kang bandy clock eh. Wala kang login eh. Networker ka eh. Can you imagine? If you want to declare every day a holiday, it can be done. Lalo na pag GA na kayo. Yes. Wag muna ngayon. Pag nagsisimula ka, wag muna. Pag successful ka na, saka mo i-declare ang holiday every day. Ngayon nandito ka na, huwag ka nang babalik. Kaya maraming tao hindi ka maiintindihan. Pag may nire-recruit ka, sabihin mo, sama ka sa akin, networking, pyramid yan, blah, blah, blah. Sabi mo, okay lang, hindi ka naman makatawid. Pag sinabi niya, saan tatawid dyan sa EDSA? Alam mo, ha? Nakuha niya siya? Yes! Nandito ka na, friend, oh. When a lot of people are having a hard time para makatawid, ikaw nakatawid ka. Kasi ang networking nandito, eh. So, pangatawanan mo na to. Ladies and gentlemen, what is 2 years? 2 years, mahirapan ka sa karirecruit. 2 years, mahirapan kay build yung network mo. 2 years, bago ka kumita ng 6 figures. What is 2 years? Kung 2 years from now, minamaneho mo naman ang dream car mo. Sabi sa akin ng iba, sir, ang tagal naman 2 years. Hindi matagal yon kasi ilang 2 years na lumipas sa buhay natin na wala naman nangyari. Challenge mo yung sarili mo. Diba? Ano na ngayon, September. Pag pumapasok ang bear, ang bilis. Kasi ano na yan eh, mas mahaba na. The nights are longer than the day. So ang bilis na. By next year, 2015 na. Ano nangyari sa'yo ng 2014? Lilipas na lang ba ng ganyan? Mark my word, doing global, ladies and gentlemen. 2 years from now, probably 2017. Iba na buhay mo, 2017. Iba na buhay. Iba na. Kaya lang, success nyo dito depende sa level ng seriousness nyo. Kung gano'n ka kaseryoso, yun ang magiging level ng success ninyo. So do your business every day. Pag nagtayo ka ng tindahan, araw-araw mo ba bubuksan? Yes. Gawin mo yung business mo dahil negosyo mo to, everyday mo gawin. Everyday ka mag-networking. It doesn't necessarily mean nandito ka physically, but do the business everyday. Talk to people, share the business, share the products everyday. Kasi pag hindi mo ginagawa yung business, parang naka-close yung negosyo mo. Dahil negosyo mo to, buksan mo araw-araw. Paano masabing operational ka? Pag may kinakausap ka, ayaw bumili sa'yo, it's okay. Millions of people out there are looking for your opportunity. Millions of people out there need your product. Why are you going to be disappointed to someone, sa isang tao na ayaw? Move on. Kuha ng kuha. We are looking for people who are also looking for us. Pag ayaw, next. Pag ayaw, next. Ang dami mong ininext eh. Hindi ka maubusan na recruit. Walang saturation. Everyday may nagba-birthday. Everyday may nag-DDC8. O, di ba tayo yung mga 17 ngayon? Pag 18 mo, aking ka, ha? Paano ka maubusan? Are you getting me? Yes! Determination lang yan eh. Ang akin, nandito ka na. And the most successful people in the world, ladies and gentlemen, nasa quadrant na to. Those who are financially free, nandito. Those who can afford luxury cars, dream house, etc., nandito. And eventually, ayan, mag-i-invest ka. Itong stage na ito ang pinakamasarap kasi money is already working for you. Yes. Well, a lot of people spend their lives working for money. We here in AIM Global, we make money and then one day, we will let our money work for us. Masarap ba yun? Pag nandito ka, nako, you will never be able to finish your job. But your job will finish you.
Ilan ba sa atin dito yung araw-araw nagre-reklamo sa trabaho, sa kumpanya, sa boss, sa sweldo, pero araw-araw pumapasok ka pa rin? How would you like to spend the rest of your life complaining and then tell yourself, wala akong choice? No. Ang mga tao nagsasabi na wala silang choice, you are victims. Change your mindset. Take control of your life. Be the driver of your life. Dito, pag nasa quadrant kang to, financial freedom. Networking, one day mawala ka, may papamana mo pa siya. O paano ka matatalo sa negosyong to? Pinaghirapan mo, yet mamanahin ng mga mahal mo sa buhay. O di, ang sarap! Tagal ko na, 18 years na ako. Isa na lang sa networking ang hindi ko pa na-achieve na benefit. Yung inheritance nila. At ayoko pang gawin niya. Masarap ba yun sa palagay nyo? Yung maging financially free? Yan yung bagay, yan yung buhay na naghihintay sa. And number three, networking, dalawa lang, freedom. Ang general benefit mo dito, yung freedom, dalawa yan eh. Financial freedom at saka personal freedom. Financial freedom is a stage in your life where you don't have to worry for money anymore. Masarap ba yun? Yes. Hindi masama ang pera. Mali lang yung naituro sa atin na masama ang pera. Pag mga mayaman, masama ugali. Kaya ikaw, nung narinig mong ganun, ayaw mo ngayong maging mayaman kasi baka sumama ang ugali mo. Di ba? Tama ba? Narinig mo ba? Money is the root of all evil. Evil yan, evil. Ha? It's neither bad nor good. Depende kung paano mo gagamitin. Eh kung nagkapera ka, lalo kang dumamot na naging selfish ka, masama pera. Nagkapera ka, ginamit mo sa drugs, pagsugal, masama pera. Pero pag nagkapera ka, pinaaral mo ang mga kapatid mo, paggawa ka ng bahay ng nanay at tatay mo, may alawan sa'yo nanay mo, pinag-aaral mo ang anak mo sa maganda eskwela, nakakapagbigay ka sa charity, etc. Mabuti ang pera. So money is subjective. For me, money may never be the most important thing in the world, but everything that is important is affected by money. And money may never be the most important because it is second only. Ano yung number one? Oxygen. Hindi ka mabuhay pag walang oxygen. Nakuha niyo ba? Yes. So, of course, no? Sabi nga nila, very sensitive na topic yan eh. Hindi mo naman madadala sa langit ang pera. Totoo yun, pero maiiwan mo sa mga anak mo sa mundo. Money may never bring you peace of mind, etc. Pero mas masarap naman yung may pera kaysa wala. Iba-iba yung buhay sa taas sa baba eh. Pag nasa taas ka, di aircon ka. Pag dito, pay-pay. Pag nandito ka, gusto mo bumaba, anytime pwede. Pero pag nandito ka, gusto mo mga tapakasira. Pag nandito ka, sawa ka ng Shangri-La. Mag-shopping, oh, dito pabang ka. Sawa ka na sa gourmet food, eh di turo-turo. Sakawa ka na sa kotse, eh di mag-commute ka. Sawa ka na sa branded, eh di ukay-ukay. Pero pag nandito ka, at sawang-sawa ka na dito, wala ka magawa. Dito ka, sawa na ako sa tiyo. Ano mas mababa? Huwag na kumain. Ay, huwag kayo mayabangan. Hanggang ngayon, kumakain ako ng tiyo. Yes. Lalo na pagka-fresh yung kamadis. Ang sarap. Huwag lang araw-araw matuyok din balat mo. Are you getting me? Yes. I don't think your children will be happier if they don't have enough food, limited ang allowance, they can never buy what they want. I think mas magiging masaya sila pagka, kasi money can bring comfort. That's one good thing about money. So iba pag may financial freedom. Yung lifestyle na twice a year nagbabakasyon ka sa Amerika without having to worry for money. Di ba ang sarap nun? Yes. Na pag lumapit sa'yo kapatid mo, manugang mo, lumapit sa'yo, awag manugang, patukan mo pag manugang. Pag lumapit sa'yo yung mga, you know, mga pamangkin mo, pwede mo sila mapagkaroon because you have money. And personal freedom means you have enough time to spend with your family. Quality time. Masarap yun eh. Yung pagkagaling global ka, you have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Yes. May pera ka na, na-enjoy mo yung time mo at may time ka para mag-enjoy ng pera. Yes. Masarap yun. Yung, kaya dito may sakripisyo. Yung iba sa inyo, pagod na, pupunta pa rito. Imbis na ngayon, natutulog na kayo, nandito ka. Nag-i-invest ka ng time eh. Kasi sa mundo, kung ano'y tinanim mo, yung aanihin mo. Ngayon, nag-i-invest ka ng time, huwag ka mag-alala, aanihin mo, time din pagdating ng panahon. Time para magpahinga, time with your children, time with your loved ones.
Pero for the meantime na hindi ka pa successful, sacrifice muna. Wala mo ng TV-TV. Wala mo ng debt-debt. Alam mo yung debt? Kung makikita kayo magsyuta, magde-debt sa Mega Mall. Debt. Wala mo ng date-day. Saka na yan. Saka na kayo mag-date pagka mayaman ka na. Saka na muna yung lakwatsa. Sakripisyo tawag doon. Mapapagod ka, okay lang. Pagdating ng panahon, pahinga naman ang aanihin mo. Di ba masarap yun? Kaya sabihin sa akin ng maraming tao, sir, nakakapagod naman yan. Eh, dapat lang. Eh, one day, magpapahinga kayo. Ladies and gentlemen, believe me. Ang pinaglalaban mo dito, freedom. Kaya may mga sabihin ng tao, hindi nila naiintindihan yung usapan natin ngayon eh. Hindi nila naiintindihan. Eh, networking, pyramid yan eh. Upload, upload, download. Upload, download ka dyan. Hindi nila naiintindihan yung ginagawa natin. Bakit? Yung level ng consciousness mo iba na. Dun sa mga yung level ng consciousness ng nire-recruit natin, hindi dahil hindi sila magaling, pero yung understanding nila about sa ginagawa natin, iba eh. That's why kontra sila. That's why, you know, they reject you. But now that you have a deeper understanding of what networking is all about, kailangan kayo yung mas nakakaintindi. Can you imagine, ito na lang, itong ESB na sinasabi ko. A few days ago, I read in a newspaper, because the economy of the Philippines is growing. Unprecedented yung nangyari sa Pilipinas. Tumataas ang GDP natin, gross domestic product. Highest rate yung country natin for a lot of investors. No? Yung mga institution na ina-approve tayo as a good investment hub here in Asia. Yung Moody's at saka yung Standards and Poor's. And the data is showing that we're really growing. Unfortunately, ang nakaka-enjoy ng growth na to, alam nyo kung sino? Alam nyo kung sino? Yung mga nandito lang. Pag nandito ka, bale wala. In fact, one labor group complained na hindi nila nararamdaman ang asenso. Hindi daw nararamdaman ang asenso ng ordinaryong Pilipino. Of course, kasi nandito ka eh. Eh di ilipat mo yung sarili mo dito para ma-enjoy mo yung nangyayari sa Pilipinas. Yes. Ako niyo ibig sabihin eh. Yan yung mabuti ko. Bakit danger kapag nandito? By 2016, magkakaroon ng tinatawag na Asian Economic Integration or Asian Regional Integration. Ano to? Yung mga economies sa Asia, magdudugtong na integrated na. Iisa na ang economy natin by 2016. What does it mean to an ordinary Filipino? Parang European Union, African Union, iisa na yung economy natin. So more investments are coming here in the Philippines kasi wala na masyadong trade barrier kung tawagin. Wala na masyadong tariffs, trades, and etc. A lot of foreigners can come here to open up their business and a lot of Filipino companies can also open up their business elsewhere. So palitan na, mas madali na. Now, bakit competitive? Siyempre, marami nang darating dito na mas may skills kesa sa'yo. Pag hindi ka nakahabol sa pangyayari, mapapag-iwanan ka. Indonesian company ako. Nagputap ako sa Pilipinas ng company. Wala akong makitang efficient na worker. Hahanapin kong expat. Indonesian, hindi Pilipino. Nakuha niyo ibig sabihin. Yes. Kaya sa era ng pagdating nito, pagalingan. Pagdating sa employment. Mas madali na manegosyo ibang tao. Kaya yung mga negosyante, tuwan-tuwa. Kasi mas madali na pumunta sa iba't ibang mga bansa. Probably by the time, mas mura na airfare. Kasi wala na masyadong bayad sa airspace. Isa na economy. Wala na masyadong trade barrier. Madali na ma-approve ng mga products ng global sa iba't ibang mga bansa. Yes. In other words, pag networker ka, ang dali mo na mag-expand sa iba't ibang bansa pag na-implement na to. Mas maraming time branches sa iba't ibang bansa, mas madali na pamasahe, mas mura na pamasahe, mas madali na mag-expand yung network mo. Pag nandito ka. Pag nandito ka. Pag nandito ka, wala pa rin. You see, great possibilities can happen to those people who can see future possibilities before they become obvious. Alam ba to ng mga nire-recruit nyo? Hindi. Kaya it's a matter of positioning yourself pag nag-networking ka. Kasi ang makikinabang pagdating ng ARI are business people. And congratulations dahil ikaw nag-aim global na gusto nyo. Oh. Hindi ka umaten ngayong gabi, hindi mo malaman yan.
Kaya pag may nagre-recruit sa inyo, pag may nire-recruit ka, ayaw, na-never, walang mangyari kayo yung global code, sasara na yan. Sabi mo sa kayo, Asian Regional Integration. Pag sinabi niya, ano yun? Basta. Kamatay kang dukha. Are you getting me? Yes! Huwag niyo parang walang tinegosyon to. Pinaposisyon niyo na yung tama yung sarili niyo. Pagdating ng Asia Regional Integration, nandito ka pa rin. Obsolete ka na. Mas marami ng competition. Mas marami ng foreigners, employees na pwede magpunta rito. Na mas magaling sa atin. Mas updated ang technology kaysa sa atin. Kaya pagka ikaw obsolete, tapos ka. Pero pag networking ka, nasa business ka, ma-appreciate mo to. Last, the concept ng networking, number 4, is the power of leverage. Sabihin nyo, leverage. Leverage. The ability to multiply your time through others is what we call leverage. And that happens to be the most important technique to wealth. Gusto mo yumaman, paramihin mo yung sarili mo. Paramihin mo yung oras mo. Kaya maraming mga employees hindi yayaman kasi wala silang leverage. Ang may best leverage lang sa corporate hierarchy, yung mga nasa taas. Pero pag rank and file ka, hindi ka na makakapagparami. E pag nasa ilalim ka, limbawa, di ba? Clerk ka, mapaparami mo pa yung sarili mo. Wala nga mang kumuha ka, sub-clerk. Kaya yung mga presidente, malaki kinikita kasi yung presidente may VP. Yung VP may assistant manager, may mga managers. Yung mga managers may assistant managers. Kaya sila kumikita ng malaki. Pag nasa ilalim ka, tawag sa'yo rank and file. Paano mo abutan yan? Wala kang leverage. Ang leverage, yan yung ginagawin ng mga malalaking negosyante. Yan yung pagbabranch out. Ang tawag dyan, leverage. 7-Eleven, Mang Inasal, Jollibee. Yan yung leverage. E paano ka mag-leverage pag nandito ka? Wala kang leverage. Pag nag-networking ka, may leverage ka kasi nagre-recruit ka. Pinaparami mo yung sarili. Tingnan nyo to. Ang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas ngayon, kung mababasa nyo, si Henry C. Alam nyo magkano value ni Henry C? $12.7 billion. Alam nyo kung gano'ng kalaking pera yun? 12.7? Lagay ko na lang sa 12 para madaling computin. 12 times 40. That's 480 billion pesos. Wow! Siyang na zero! Yung iba nga, dalawang zero lang. Hirap na eh. Sa siyang! Paano mo ubusin yung kayamanan na yan? Sige na. Kung ikaw si Henry, si paano mo ubusin yan? Let's say kumikita ka ng 480 billion. Yan ang asset mo. Yan ang total value mo. Gumastos ka ng 1 million a day para lang maubos to. Magkano mauubos mo sa 1 week? 7. Ang dami pa rin, no? Sa 1 month, magkano maubos mo? 30 million. Ang dami pa rin. Sa isang taon, magkano maubos mo? 365 million. Ang dami pa rin, no? Alam mo kung gumagastos ka ng 1 million a day? That's equivalent to 365 million per year. Simply divide this by 365 million. Ang lalabas dyan, years. If you're spending 365 million per year, how many years it will take you to consume the whole 480 billion? Gusto niyo malaman? 1,315 years. Bago mo maubos yan. Ang laki kaya yan, 1 million na din. Laki ng problema mo niyan. Pag hindi mo naubos yung 1 million ngayon, 2 million uubusin mo bukas. Yan yung kayamanan na kailangan mo mamatay, mabuhay, bago mo maubos. Kaya yung kapu-apuhan yan, mayaman na. Kaya malamang yung mga generation ng C, Henry C, yung C family by probably 2100. Di ba 2012 lang ngayon? Baka by 2100, kilala pa ng mga kaapu-apuhan ni Henry C, si Henry. Alam mo yung lolo ng lolo ko? Si Henry C, ha? Eh tayo, yung lolo ng lolo natin, kilala pa? Di na, walang nagawa, kaya hindi natin tanda. Bakit? Kasi kung ang kayamanan na ipapamana, ang kahirapan. Now, the question here is, ano negosyo niya? Ba't ganyan siya lumaki? Ha? Ano negosyo niya? Meron siyang isang holding company, yung SM Prime Holdings. Ayan. Under that, merong SM. Marami konti. Ang dami.
Ngayon ang pinatatayo niya sa Cebu, the biggest mall in the whole Asia. Tatalunin ng MOA. He never stops. Merong BDO. Marami konti. Oh, meron pa siyang SM Development Corporation. Marami konti. Dami. Meron pa siyang retailing, yung Watson. Oh, dami. Meron pa siyang alam niyo, bonus? Ang dami. Kanya yan eh. Oh. Ano negosyo niya? Bilog-bilog. May isa pa. Yung Lucio Tan. Negosyo nito ano? Ha? Meron siyang Asia Brewery. Marami konti. Fortune Tobacco. Ano pa? PNB. Kanyan. PAL. Kanyan. Ano pa? Allied Bank. Kanya rin yan. Eton. Kanya rin. La Condeña. Kanya rin. Pinakyaw na ho. At marami pang iba. Century Park Hotel. Kanya pa yan. O, ano negosyo? Bilog-bilog. Yung Ayala. O, ano negosyo nito? May BPI. Marami din. Globe, kanila yan eh. Marami rin. Ayala Life, kanila rin. Ayala Malls, kanila rin. Ayala Street nga, kanila. Ang yaman eh. Ano negosyo? Meron pa isa. Ikaw to. Magre-recruit ka. Pararamihin mo. Re-recruit ka. Pararamihin mo. Re-recruit ka. Pararamihin mo. Re-recruit. Pararamihin. Re-recruit. Pararamihin. Ano negosyo mo? O di payaman ka rin katulad nila. Ano tawag dyan? Leverage. Iisa lang ginawa nyo. Pagkakaiba lang, they have billions in their war chest to expand. Ikaw, magkano puhunan mo? Hindi, pinangutang mo pa. Tapos mahirapan ka, ayaw mo na. Ma-reject ka lang, ayaw mo na. Hindi mo alam yung ginagawa mo, konsepto na ginagawa ng mga mayayaman. 60 years ago, kasi si SM, pag in-interview si Lucia LDC, 60 years niya nang ginawa yung business niya. Yung empire that what he has right now took about 6 decades or 60 years to build. Hirapan ba siya? Of course. Kaya ito nahihirapan, pareho lang, hindi na. Ang nakikita natin sa kanila yung success. Pero imagine kung ano failure nila bago nila naiputap yung negosyo nila. Nakikita nyo kay Joseph Lim, kay Roy Cueto, mga success, pero hindi nyo alam kung ilang beses na reject. Hindi nyo alam na nabasa rin sa ulan yan. Nagutom sa daan, ni-reject din. Inabutan ng dilim sa kalye. Ang nakikita natin sa kanila yung fruits, pero hindi nyo nakikita yung ugat. Kaya kung nahihirapan kayo, it's okay. Leverage. Kaya pag maraming tao niniwala sa inyo, ano sabihin nyo? Hindi nila alam ito eh. Kaya pag maraming nagre-reject sa inyo, patawarin nyo na lang. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Oh. Pag ayaw nila, sabihin mo, okay lang, hindi mo malayo leverage. Ano ba yun? Sabihin mo, basta. Hindi ito alam ng mga kaibigan nyo. Kaya, pag nire-recruit nyo sila, ayaw nila. And it's normal. Now you understand ba't baliw kami sa network. Now you understand. Kaya pala yung networking, akala ko recruit lang. Some people, they do not understand that's why they easily quit. You know what? Nobody fails in this business. People only quit, that's why they fail. So as lang ginagawa mo siya, huwag ka mag-give up. Sir, 1 year na ako, wala pa rin, tuloy. What is 1 year? Sir, 2 years na ako, 1.5 pa rin naman yung DTC ko. Tuloy! Sir, 3 years na, wala pa rin, dyan na. Dyan ka lalong tumuloy, nakakaya na, 3 years na, wala pa rin. Never ever give up. Guess what? If you give up in AIM, you never give up on this company. You give up on your dreams. When people tell me, sir, maglalaylo muna ako sa AIM, sabi ko hindi AIM. Maglalaylo kasi pangarap na. Sir, mag-quit na ako sa AIM. Hindi AIM. You quit on your dreams.
Kaya mo to ginagawa sa pangarap. Hindi mo to ginagawa para sa akin. Ginagawa mo to para sa sarili mo. Ginagawa mo to para sa mahal mo sa buhay. Kasi, ang hirap maging mahirap eh. Ang hirap ng thinking mo, uncertain ang future mo kasi wala kang financial freedom. You know, ang pinakamahirap sa lahat yung hindi mo alam ano yung mangyayari sa'yo kasi you don't have the resources. So it's a matter of positioning yourselves, rearranging your life, para mas maging maganda yung kinabukasan. Sabi nga nila, wala ka na magagawa sa past eh. Pero you can do something about your future. But you never decide your future in the future, you design your future in the todays of your life. Kaya yung present is all what, yun lang ang meron kayong present, yung now. Kasi yung now, yun yung i-decide mo. Kaya nga sabi nila, you know, yung mga decision na gagawin mo, makakapekto yan. Aapektohan yan yung future mo. So decide to do this very, very seriously. Kasi ang dami naghihintay sa inyo. If you have to work hard, work so hard. If you have to go to a lot of places just to recruit people, do it. If you don't have to sleep just to recruit, do not sleep. Remember 2016, what is 2017, what is 2 years? Do not love to sleep anyway. Why? You get enough sleep when you die. Papagising ka pa? Hataw! Saan na tayo matulog? Nakuha niyo, ibig sabihin? Yes! Kaya ngayon gabi mag-decide kayo maging seryoso, tama na yung magiging madrama. Tama na yung upline kasi. Eh, global packages naman. Eh, kasi yung hirap mag-recruit. Eh, kasi yung kulay ng C24/7, kulay green. Malas ako sa green. Lahat na lang, nakikita. Take charge of your life. Huwag mo lang ngayong gabi. Because tama na yung opportunity mo. You just need to be prepared. Sabi nila, what is luck? Ang definition ng luck, swerte, is when opportunity meets preparation. Alam niyo po, meron na kayong opportunity, yan yung aim. You just need to prepare yourself. How do you prepare yourself? Train. Train ka na mag-train. Karoon ka ng rewiring sa utak. Tanggalin mo na yung mga maling philosophy sa buhay. Marami tayong maling philosophy. Tanggalin mo na yung mga germs dyan. Tanggalin mo na yung mga drama-drama. Attend! Kasama sa pagkakaroon ng good learning attitude nyo, yung sinasabi ng upline nyo na meeting tayo. Huwag kayong magsasawa sa kaka-meeting with your uplines. Minsan kasi gabi na, sabihin pa ng upline mo, uy, pagkita sa NDO, may meeting tayo, ha? Pagdating mo sa meeting, o di meeting, goal setting, etc. Pag-uwi mo, okay lang. Kinaumagahan, dito ka ulit, kinagabihan. Sabihin na naman ng upline mo, meeting tayo, ha? Pagdating mo doon sa meeting, yung mini-meeting, yung kagabi din, sabihin mo sa sarili mo, yan, yung kagabi, ha? Nakuha nyo, huwag ka magsasawa kasi nire-rewire mo. Balik ng balik. Yung sa pagkakaroon ng good learning attitude, dikit-dikit sa mga tamang tao. Huwag mo na kayo didikit sa mga maling tao. Sabi ko, di ba? You are the 5 average people that you spend your time, most of the time. Kaya kung lagi mong sinasamahan, friends, yun nga, hindi productive, hindi ka magiging productive. Start being positive. E didikit ka muna sa mga positive na tao. Didikit ka lagi sa uplines. Pwede ba yun? Yes! Sa mga hindi nyo makakasama sa aim, believe me, ganun talaga along the way sa success, hindi lahat may sasama nyo. Meron mapag-iiwanan talaga. But believe me, along the way, you will lose many friends, but along the way, you will also gain many friends. Yeah. Friends that will help you. Kaya, you know, dito muna umikot yung mundo mo, sa aim muna. Upline ka muna, crossline, attend ng training. If you feel down, attend. Attend ng attend. Kasama sa pagkakaroon ng good learning attitude, read books. Watch positive movies. Get rid of negative, mga madadramang pelikula, tanggalin nyo muna. Manood kayo ng mga motivational videos sa YouTube. Yan, kasama yan sa pagkakaroon ng good learning attitude. Number 2, how do you prepare yourself? Commit. Commitment. Ang commitment, ano ibig sabihin? You don't have to stop. Ibig sabihin, you should never quit. Commitment is what? You never quit until you become successful. You never stop when you are tired. You stop when you're done. You stop when you are successful already. Never quit. Do this business as if your life depends on this business. Gawin mo siya na parang buhay mo nakataya. Burn your bridges. Wala ka nang babalikan. Ito na yun.
And wala ka dapat ibang exit, kundi success lang. That's the reason why maraming nagiging successful dito kahit na humble lang beginning. People like, minsan magugulat ka. Bakit mas marami nagiging successful na non-professional kesa sa professional dito? You know the reason, the answer? Commitment. Kasi yung professional, mahirapan, magkukwit kasi alam niyo meron siyang fallback eh. Alam niyo may babalikan siya eh. Alam niyo may matino siyang trabaho eh. Alam niyo sumusweldo siya eh. May comfort zone eh. Pero yung non-pro, people like Leo Kaduyak, tricycle driver, sige nga. Nung nag-join, humataw kahit nahirapan, di nag-quit. Walang babalikan eh. Ang babalikan niya ano? Tricycle. It's a dead-end job. Walang promotion doon. Dead-end yun eh. May nakita na kayo na promote? Tricycle driver? Supervisor, tricycle driver. Walang ganun. So that's why when they did the business, knowing that they have nothing anymore to go back to, wala nang babalikan, they did their best. Last card na nila to eh. Di ba last card? Pag last card mo na, itataya mo lahat. Eh yung professional may babalikan. So burn your bridges when you do this business. Gawin nyo siya na parang wala kang babalikan kasi lalabas ang potential mo pag ang iniisip mo, ito lang ang meron ka. The more na iniisip mo, may trabaho ka, may babalikan ka, mayaman naman si mama, may lupa ka, may asyenda ako. Wala mangyayari. Kaya ang commitment mo dito, sunugin mo na yung mga babalikan mo. Ang commitment dito, PKP, patay kung patay. Are you getting me? Yes! Buhos! Gawin mo yung best mo. Recruit. Go out there. Take the risk of talking to strangers. Wala na mamawala eh. Sometimes when a stranger reject you, it's okay. Why? Walang emotional attachment. Di mo naman kilala eh. Hindi mo naman malalaman kung magugustuhan niya o hindi, kung hindi mo kakausapin. Tama. Minsan ang judgment mo, hindi mo pa kinakausap. Ay, ayaw nito. Takot ka eh. Itura. Ay, hindi pwede yan. Itura pa lang. Kung ano nung rationalization na lalabas mo sa utak mo, para lang huwag mag-recruit, how can you become successful? Forget about your comfort zone. This is it, ladies and gentlemen. This will take you to your dreams. Dadali ka dito sa mga pangarap mo. Kaya commit. Kahit nahirapan, tuloy. Kasama yung hirap eh. Philosophy ng success yan. Kasama challenges. Kayo may inip. Huwag kayo magsa-self-pity. Hindi kasi ako magaling. Hirap lang kasi kami. Lahat na lang. Huwag kayong magsa-self-pity. You can do this. You can do this. Number three, how do you prepare yourself? Believe. Believe in many things. Number one, believe in the company. Do you believe in AIM Global? Yes! Ladies and gentlemen, we're very happy to tell you we happen to be the biggest and largest networking company right now in the whole world. Puso, friends, may puso ang kumpanya. It's more than a 2 billion peso company. Yung iba iisipin na, pagkakaperahan lang ako niyan, mali. Hindi na kailangan ng AIM ang pera mo. Ang may kailangan, tayo. Kailangan natin ang pera ng AIM. Are you getting me? Yes! AIM Global is not on trial here anymore. Subok na siya. You are on trial in this business. Subok na yung AIM. Marami nang namayaman. Over 1,000 millionaires for the last 8 years. And counting. 2 years from now, second week of September, ladies and gentlemen, mag-groundbreaking na yung building natin dito sa Ortigas. Corporate headquarters natin. Di ba? May sariling swimming pool, may gym. Kung magkukwit ka, can you imagine? I'm sure pag hindi mo pinagtsagaan to, nagkwit ka, nainip ka, one day dadaan yung bus mo dyan sa EDSA. Matatanaw mo building. Ang pangalan, AIM Realty. Sasabihin mo na lang, member ako dyan dati. Oh. Samantala yung mga kasabayan mo, global ambassador na, nagsuswimming. Can you imagine nagsuswimming doon sa office natin? May sariling bangko de oro sa baba. May Levent Cafe. Isang pupunta kayo sa Starbucks, masasaan, yun na lang, Levent Cafe. Doon na kayo mag-OPP. So, we are preparing, we have the infrastructure to help you grow your business. Marami na po na payaman to, and believe me,
pa-improve tayo ng pa-improve over the years. Company natin, mga may-ari, ulitin ko, laki ng puso. You know, you do not only look at the marketing plan, you do not only look at the products, you do not only look at the management or company, you look at the heart. Iba pag may puso. Yan ang puso ng Inning Global, believe me, our pro distributors, yung mga may-ari natin, our pro distributors. Kaya you're in good hands. Well-experienced, extensive ang experience about networking, kaya kung dito nyo itataya ang buhay nyo, ang pangarap ninyo, huwag ka lang mag-quit, huwag ka lang mawala, dadalhin ka dito sa mga pangarap. Letter B, believe in the products. The only way to use to believe in the products, use them. Walang shortcut to. Learn from the insights of the users. Gamitin mo yung product. Ang hirap mag-business pag ikaw mismo, hindi mo alam yung produkto. Hindi mo nagamit. Wala kang confidence to share. Sabihin mo, ito, maganda toothpaste para sa bad breath. Sabi ng kausap mo, text-text na lang bro. Text-text na lang. Ayaw kang kausap. Maladragon yung hinila mo. Ano mga ganun? Ito, perfect white para sa giyawat. Ikaw, tagtag. Pagka yung tiyan ng papaya, atsara ba? Magbagsak. Natawa si Seth. Pag sinabi mo, eh, ba't ikaw ganyan? Magsabi ng customer, eh, ba't ikaw ganyan yung kumukha mo? Dahil people. Sige, kapag ito, hindi mo ginamit, ganito mangyayari sa'yo. Nagagawin ba? Usok pa rin, ha? Gamitin nyo yung sabon. Dapat amoy fresh ka. Gamitin nyo yung feminine wash, masculine wash. Gamitin nyo na. Kabisado nyo. Huwag yung iba dyan, pag-uwibili sa baba, pabili nga po ng Twilight. Ano Twilight? Yung sublingual. White light, hindi Twilight. Yung iba, perfect light. Babali-baliktad. Dapat ang coffee nyo sa bahay, liden. Pag ipagpunta ko sa bahay nyo, coffee ko, mga... Tapos sasabihin mo, sir, ito lang, copy ko, mahal yung libin eh. Ha? Oh. Letter C, of course, believe in your downlines. Oh. Alam mo yung mga downlines, kayo po ang strength ng downlines niyo. May moral obligation kayo sa downlines na tulungan. Hindi para palaki ng network ng downline, pero tulungan sila. So be able to support your downlines, especially morally speaking, no? Moral na support. Kayo dapat ang source ng strength nila. Be a good example to your downlines. Gusto niyo yung downline niyo maging masipag, pakita mo masipag ka. Gusto mo yung mga downlines mo maging committed, kailangan committed ka. Ang hirap yung sabihin sa downlines, attend tayo ng training, ikaw mismo wala. Be a good example. And your downlines are not money-making machines. Nandito ang downlines para tulungan, hindi para pakinabangan. Magkaiba yun, ha? Nandito ang downlines para tulungan, hindi para pakinabangan. So, tulungan niyo yung mga downlines niyo. Paano? Follow them up. Alam niyo pag nadadown, tawagan ninyo. Huwag niyong tatawagan yung downline niyo pagka meron lang i-encode. Pag walang i-encode, di niyo na ipinapalo. Ilan i-encode mo? Okay, mamaya ka na, 2 o'clock ha? Bye-bye. Pagdating yung 2 o'clock, na-encode mo na ba? Pag tinawag ka, yan si Apply Encode, huwag mo lang ginawa ko na. Love your downlines. Why? Yung mga downlines ninyo, sumama yan kasi may pangarap, hindi lang para sa kanila, kundi para din sa mga mahal nila sa buhay. Yes. Alam mo, pag tinignan mo downline mo, physically, parang nag-iisa lang yan. Pero at the back of his mind or her mind, kasama niya, family niya na nag-aid global siya. Kaya huwag mo pababayaan yung mga downlines. Tulungan mo sila. Be patient with your downlines. Minsan may matigas ang ulo, makulit, pasaway. Iba-iba naman ang human behavior. But believe me, you must be able to separate the behavior from the person. Magkaiba yun eh. Yung behavior sa person, magkaiba yun. Pag nagkakamali ang tao, that doesn't make them a bad person. So, marunong dapat kayo magpatawad. Mamaya, papaliwanag ko yun. It's very important. So, just support your downlines. Be a big brother to them. Kailangan pag nakita nila kayo, kayo yung source of strength. Hindi yung pag nakita nila kayo ang kryptonite. Siyempre. Nangihina pag nakikita ka. Kailangan lumalakas yung excited. Grabe si Apple mo. Aura pa lang, ibang-iba. Kaya ikaw pag may upline, pag may problema ka sa bahay, iwan mo. Huwag may sasama rito.
Huwag mo ihahawa kay downline. Grabe, family problem ako, downline. Iiwan ako. Pag may problema ka sa bahay, pako mo problem ron. Pagdating mo dito, pare, grabe. Pero sa loob-loob mo, di ba, pinalalayas na ako sa bahay. Alam mo yung gano'n. Pag-uwi mo ng bahay, uuti mo ulit yung problema mo. Pero dapat source ng strength ka. Pwede nyo bang gawin yon? Yes! Kasi may moral obligation ka na to be an inspiring person, inspiring upline to your group. If you're up, ikaw to. If you're down, if you feel down, go to your upline. Upline, motivate mo naman ako. Upline, nanghihina ako. Up, problema ako. Pag may problema ka, pag down ka, punta ka sa upline. Pag up ka, masaya ka, may pay-in ka, positive ka, punta ka kay downline. Grabe, downline. Grabe, dami kong pay-in yan. Oh. Pag excited ka, naku, grabe, may bago na naman akong recruit. Nakakita ko lang kanina sa bus. Kinausap ko, isipin mo, positive, magpipay-in bukas. Na-OPP ko lang, walang papel, basta dinagdalan ko lang. Grabe, downline. Grabe ka. So when you're down, when you're up, wag when you're good, wag mong babalik tayo, iba na linya ito. When you're down, go down. Upline. Downline, alam mo, downline. Hirap na, hirap na. Sabi mo, downline mo ko rin, upline. Ano, quit na tayo. Alam mo lang. Of course, downlines, you have to believe in your uplines. Your uplines are your roadmap to success. Be obedient. Obedience is better than understanding pagbago ka. Just obey. Now, may tatlong basis lang ako dyan to follow your uplines. Follow them wherever they go, whatever they teach you, except for these three things. Dapat ang basis nyo, moral, legal, and ethical. Pag itong tatlong to, immoral, illegal, unethical ang tinuturo, you have all the rights para hindi sila sundin. But as long as it falls, yung tinuturo nila, under these three categories, ladies and gentlemen, by all means, follow them. Love your uplines kasi ang uplines, alam mo, mahirap maging upline. Mahirap kasi you can never please everybody. Mahirap kasi may obligasyon ka sa mga downlines mo. Mahirap kasi i-follow up mo sila. And minsan mahirap dahil, you know, yung upline takbuhan. Pag nag-aaway mag-asawa, marriage counselor din. Pag wala ng pera, utangan. Pawn shop. Minsan, utosan. Upline, pupunta ako, reserve mo ako ng upuan, ha? So yung si upline, magre-reserve dito. Pero yung downline, kumakain sa Robinson. Pero yung upline ko, may nireserve naman. Upline mo rito, gutom-gutom na, nagre-reserve. Ang hirap maging upline. Bago matulog sa gabi, papalo up ka. Pag gising, ikaw ang unang iniisip. Papalo up ka din. Siyempre, ang upline yung tao lang, nagkakamali din. Nobody's perfect. Pero alam nyo kung magiging maganda ang relationship nyo because at the end of the day, it's all a matter of relationship. Kikitain nyo pera, pero hindi nyo kikitain ang relationship. It's not how much money you make eventually when you get there. It's who you are when you get there. Kaya, i-preserve nyo. Hello, lagi ko ituturo. If you have to choose between money and relationship, always choose relationship. Kung mamimili ka, upline ka. Teka, yung prospect ng downline ko, prospect ko din. Tapos kukunin mo sa downline mo, masisira lang ang relationship nyo, give it up. Anything na makakasira ng relationship mo, give up mo na. Kinikita ang pera, pero ang relationship hindi. Kaya dapat along the way, you become a better person. So uplines and downlines should go hand in hand, nagtutulungan yan. Ikaw, upline, downline, hindi obligasyon, yung upline mo, kailangan kang tulungan. Pero hindi upline mo magpapalaki ng negosyo mo. They are just there to guide you, support you, but they are never there to build your group for you. You will have to build it yourself. The best thing they can do, tulungan ka lang. Pero, hindi yan ang magre-recruit para sa'yo. Eh, kasi yung upline ko, walang spillover eh. Kaya tagal-tagal ko na. Sinisi pa yung upline. Wala daw spillover. Walang ganon. Ikaw magpapalaki ng negosyo mo dito. Ikaw magpapalaki.
Of course, letter E. Believe in yourself. Believe in yourself that you can become successful. Believe in yourself that you're great. Maniwala ka sa sarili mo. Yung may mga inferiority complex dito, let me tell you this. Kung ano yung na-inject mo sa mind mo nung bata ka, kaya ka mahihain ngayon, they are all wrong. Mali yung mga tao nagsabi sa'yo hindi ka magaling. Mali yung mga nagsabi sa'yo hindi ka maganda. Mali yung mga tao nagsabi sa'yo hindi ka gwapo. Because fundamentally speaking, everything is neutral. Tao lang nagbibigay ng label and meaning sa lahat ng bagay. Tao lang ang nagsasabi ng pangit maganda. Tao lang ang nagsasabi ng mataba, sexy. Tao lang ang nagsasabi ng maitim at maputi. Kasi fundamentally, lahat pantay-pantay lang. Tanggalin mo lahat yan, isa lang yung tsura ng skeleton natin. Tama ba yun? Yes. So how do you believe in yourself? Number one, love yourself, have confidence. Huwag may isipin hindi ka magaling. Nagkamali yung mga tao nagsabi sa'yo hindi ka magaling. Kasi the truth is, magaling ka. Because you are a wonderful creation of God. Yes. Kaya i-claim mo yung birthright mo ngayon. I-claim mo yung birthright mo na wonderful person ka. I-claim mo yung birthright mo na ayos ka. There's nothing wrong with you. Masado lang tayong na-condition ng society na kailangan natin ng approval, na kailangan natin ng attention. Which is not. Just love who you are. You don't need any approval from a lot of people. You don't need to be appreciated by a lot of people. Social conditioning lang yan. Kaya mali mo yung sarili mo. Tanggapin mo siya. How do you believe in yourself? Like yourself. You have to like yourself. Kung sino ka man, ano man tsura mo, gustuhin mo yan. Panay nga ang like mo sa Facebook. Nag-change profile yung kaibigan mo, like. Yung kaibigan mo, nagpunta sa ganitong location, like. Yung kaibigan mo, nag-status, feeling sad, like. Sad na nga, nilike mo ko. May ma-like ka lang. May mas malupit, mas malupit. Feeling depressed, like pa rin. Kung panay ang like mo sa iba't ibang mga bagay at iba't ibang tao, ano ba naman yung i-like mo yung sarili mo? Yes. Kaya pag-uwi mo ngayong gabi, punta ka sa salamin, sa kwarto, sa banyo, nakita mo yung salamin, sarili mo, sabi mo sa kanya, I like you. Can you do that? Yes. Can you do that? Yes. So gustuhin mo yung sarili mo, mahalin mo siya. Like ko to. Paano masasabing like mo yung sarili mo? Hindi mo kinukumpare kung kani-kanino. Wala kang inahabol na itsura. Gusto ko maging kamukha ni Uncle Ace. Bakit magugustuhin yung ibang tao pag ikaw naging kamukha nila, di hindi na ikaw yun. Sabi mo yung sarili mo. So what kung maitim ka? So what kung mataba ka? Wala ka silang pakialam nila. May katawan mo naman yan. So what kung pag nagtaking ka, parang ka pa rin nakatakaw? Ano naman mga tao? Ang mga taong ganun eh, nakatakaw, pero nakatakaw to. Tago mga belt. Ako ba, nakatakaw ka ba? Nakatakin, ha? So what? So what kung maitim ka? So what kung wala kang buhok? So what kung ano mo hanggang likod? Wala silang bilang ito. Tama ba? Love yourself! Just simply love yourself. Wala. There's nothing wrong with you. Na social condition ka lang na, you know, ang itsura kasi dapat ganito, yung nakita mo sa commercials, sa advertisements, sa TV. Puro lahat na nakikita mo kasi maganda. Kaya gusto mo maganda rin. But it doesn't have to be that way. Kaya kung mga galing ang happiness mo sa ibang tao, hindi ka magiging masaya. Kailangan ng happiness mo galing sa'yo. You don't need approval from a lot of people. You just need to approve yourself. So love yourself. Believe in yourself. Kaya ko to. Magaling ako. May kalalagyan ako sa AIM Global. Magiging millionaire circle din ako pagdating ng panahon. Yeah. Dapat ko lagi mo yung isip. Magiging global ambassador din ako. Magiging speakers bureau din ako. Lalawak din ang network ko. Kaya ko to. Huwag yung self-pity. Ang hira. Hindi ko kaya. Tatlong buwan na nag-iisa pa din ako. Kailangan mahalin mo yung sarili mo. Because that's the only way na mas maging that's the only way na maramdaman ng prospect mo na may confidence. And stop the social conditioning. Iba na ngayon kasi ang society. Pati mga bata, iba ngayon. Diba lagi sinasabi ng mga magulang natin, diba nung panahon ngayon? Which is true. Dati titigan lang ako ng tatay ko. Yung titig na ganyan, ako hindi ko na malaman sa kailangan ng itsura. Naranasan niyo yun?
Titig pa lang, akala mo, grabe. Ngayon yung mga bata, titigan mo. Tititigan ka rin. Tama ba? Yung mga bata, dati, yung mga bata ngayon, anong kailangan? iPad, iPhone, iTouch. Pag walang ganun, they feel insufficient, inadequate. Nakondisyon na ng media, yan ang number one nagkukondisyon sa mga tao. Lagi ka may craving for something, lalo na sa technology, kasi nakikita mo eh. Bakit yung ibang, ang cellphone, tatlo-tatlo? Kasi yan ang nakikita. Bakit kailangan iPad, kailangan iPhone, bakit kailangan screen touch, or touch screen? Bakit kailangan, ako na yun? Bakit kailangan high-tech, iPhone 5, iPhone 5S, etc. Social conditioning. Bakit ka may ganyan? Pag tinanong, di mo alam ang sagot. Bakit ka naka-iPhone? Sagot mo, uso. Kasi pag naka-51-10 ako ngayon, para akong caveman. Tama, mali. Social conditioning. Mga bata, kailangan ng Xbox, etc. Wii, Nintendo. Nantalang ako nung bata, shatong lang, masaya na ako eh. Ano yung shatong? Yes. Yung pag natatalo ka, shat. Tapos pag nalunga-bulunga ka, ay, ulit. Shat. Agawan, luksong tinik, agawan base. Patintero. Di ba? Hanapan ng bullfrog, yun ang laro namin ng araw. Gahanting ka ng bullfrog. Do you remember those days? Yes. Na napakasimple ng buhay. Taguan, alam mo yung paggabi na kawawa yung ano eh, huling-huli. Kasi umuwi na kayo, hindi niya alam. Umiiyak na pa uwi kasi permanenteng tago na, nag-uwi na talaga. Those were the days. Alala niyo yung mga panahon na yun? Yes! Napakasimple ng buhay nun, and yet, you know, ngayon napaka-technological ng mundo, pero a lot of people are unhappy. Isipin nyo gano'ng katalino tao. Nakikita mo na yung kausap mo sa phone. Diba? Pipindutin mo lang, we connect every... Ang galing ng tao, pero hindi nakahanap ng gamot sa loneliness. Walang gamot sa depression, anxiety, fear. Sa galing ng tao, walang nakagamot ng jealousy, anger, hatred, rage. Walang nakagamot. It's so amazing. That's why, ang solusyon sa maraming problema, nasa iyo. Minsan, di ka makarecruit. Eh, paano hindi mahal yung sarili mo? Pag alis ka ng bahay, kaya ko ba talaga to? Namumutla ka pa. Pero yung kausap mo, bro, maganda to, maganda. Pero deep inside, hindi pala ganun. Dito pa lang dapat tapos na. Dito pa lang dapat global ambassador ka na. Dito pa lang, milyonaryo ka na, tinatrabaho na lang. Kung dito nag-aagaw isip siya, kaya mo yan. Hindi! Pati universe, malilito sa'yo. You attract whatever it is. Ganito yan. Sa buhay, meron tinatawag na law of attraction. Ano yung ina-attract mo? Iniisip mo ba? Hindi, kulang. Kung ano nararamdaman mo. Kailangan lagi kang masaya para ma-attract mo mga bagay na lalo magpapasaya sa'yo. Yes. E paano ka magiging masaya? Hindi mo gusto yung sarili mo. Paano ka makaka-attract ng right partner? Hindi mo nga gusto yung sarili mo. So love yourself and believe in yourself that you're really good, you're capable. Hindi ka tatawagin sa aim global na walang purpose. When you go home tonight, you know, just accept who you are. Stop imitating a lot of people. Mag-usa lahat eh. Mag-usa mga babae. Kasi na-condition if 90% ng fashion nakakonsentrate sa babae. Hindi makalis ang bahay na walang lipstick. Dapat may lipstick. Pag straight, pinakukulot. Pag kulot siya, pinay-straight. Pag may kulay, binabalik sa dati. Pag normal, pinapa-highlight. Ang magulsalat yung kilay. Pag makapal, sinashave. Pero bago may isang bahay, katakot-takot na kilay pa. Tama ba? Mga lalaki, pag nag-shopping, pumunta sa isang store, sapatos, yun na yun eh, pagbili namin, yun na yun. Upo na kami sa bench. Mga babae, may nakitang sapatos. Aabalahin yung sales lady. Magpapakuha ng kung ano nung size. Sabihin niya mamaya,
Iikot yun. Hindi niya muna bibili, iikot pa. Tapos yun din pala bibili. Pinamig lang ang sarili. Dami yung sapatos. May flat, may wedge, may open, may close. Ang dami. Kasi na-condition. Eh, hindi ka magkaroon. Ito pinakamalipit. Kung ano yung sapatos niyo, hindi dapat ang kulay ng bag niya. Galing, no? Kasi doon naka-concentrate. So, masyado tayong na-hypnotize ng media, material, etc. That's why a lot of people are not happy anymore. And they feel inadequate pag wala silang mga ganitong bagay. Which is wrong. Kasi kahit tanggalin mo yung mga bagay niyan, walang kwenta yun. Because the truth is, uulitin ko, you are a wonderful creation to God. Yeah. That all matters. Yun lang ang importante. I-claim mo yung birthright mo, you know, you're wonderful, and that's it. You don't need a lot of material things to, or you don't need a lot of approval from a lot of people. Can you do that? Can you love yourself? Yes! Patawarin mo rin yung sarili mo, mga pagkakamali niya. Yung natin pinatatawag yung sarili. Pagka ikaw may nalimutan, tanga-tanga ko talaga. Pag may nagkakamali kayo, blame yourself. Pag naghiwalay kayo, boyfriend, girlfriend, you blame yourself. Forgive yourself. And forgive other people too. Be kind. Because you do not know. Hindi mo naman alam ang pinagdadaanan ng maraming tao. You know, kailangan mo maging mabait sa maraming tao. You have to be kind because, again, you do not know what are those other people are undergoing through. That's why you have to be kind. You have to be forgiving. Kasi as long as hindi ka nag-forgive yung energy mo, naka-entangle, nakadikit pa rin doon sa mga tao hindi mo fino-forgive. So forgive them. Kasi, you know, ang forgiveness is like, it's not because they deserve it, but because you deserve peace. If you're unforgiving, it's like hating the other guy and wanting them to die, but you're the one drinking the poison. Umatay ka na! Ikaw umiinom ng poison. Kasi unforgiving ka. I mean, it puts a lot of strain in your body, yung stress sa body. So, yun yung mga, yun yung tinatawag na law of the least effort. Pagka maayos ka na sa loob, pag wala ka na masyadong hate, wala ka na masyadong rage, pag na-forgive mo na yung maraming tao, madali na magkaroon ng success sa buhay. Least effort na. Ilang tao ba dito yung pag kumausap kayo, binuhos mo na lahat? Grabe, tatlong oras mo kinausap. Mabubutas na yung white paper sa gigi mo. Labas na litid mo. Ginamit mo na ang ting-anting berto na tagimat mo. May orasyon ka pa. Ginamit mo pa yung lucky underwear mo. Hindi pa rin nag-paying. Usap ka na naman ng iba. Nakakataw. Kausap na. Gigil ka, gigil ka. Sabi na naman sa'yo, ganda sana pero wala akong pang-paying. Usap ka naman, gigil na naman. Wala pa rin. Mantalang yung cross line mo, kumausap sandali ka mo. Bulol pa. Utal pa, oh, global package. Yung kausap, 7 heads. Ikaw, dinalingan mo, kailangan mo ng 1-5. Ang hirap mo makapag-closing. Mantalang may ibang tao, konting usap. Bakit nakakapag-training? But gano'n. And then you will tell yourself, mas magaling pa ako dun ah. Kasi it's the law of the least effort. Hindi lang minsan pagalingan. Kailangan meron kang clearing, kung tawagin. Clear ka sa loob. Forgive people. Kasi yung mga nakasakit sa'yo ng araw, kaya ano na. Be kind. Forgive yourself. Forgive other people. Love yourself. Kasi kahit hindi ka magaling, believe me, you attract the right people pag tamang tao ka. Yes. Let me do that. Kasi, mas madali na maging successful pag tama na yung values mo sa buhay. That's why sa AIM, tila namin itituruan kumita. Dito, tuturuan namin kayo maging mabuting tao. We teach you how to become a good daughter, husband, good wife, and everything. Kaya ang development dito, holistic. You believe in yourself. Believe. Kadugtong ng believing in yourself, number 4 sa belief, last among the attitudes, always be positive. Be optimistic. Kahit anong nangyayari sa inyo, kahit anong struggle, at the end of the day, you always see the light at the end of the tunnel. Lahat ng bagay na nangyayari sa inyo, may purpose yan para sa ikabubuti niyo yan. Tama. Wala naniniwala sa inyo? Probably dahil pinapahaba pa yung PC niyo. Marami ka pa rejection? Siguro para ma-master mo yung emotions mo.
Pero lahat may purpose. You just need to be positive and believe in the process. Sabihin niyo, process. Lahat kasi kailangan may pagdaan ng proseso. Ang lagi kong sinasabi niyan pag nagtitrain ako, just trust the process. Mahirap yung proseso pagdadaanan niyo, pero para sa development mo yun. Parang ordinaryong lamesa. Pag nakakita ka niya lamesa, galing sa puno. Can you imagine the process na pinagdaanan from puno to lamesa? Ang hirap nun. Puputulin, kung ikaw yung puno, may feelings ka, puputulin ka. Lilihain ka, kakataming ka. Pupukpukin ka bago ka maging lamesa. Ang hirap. So may pinagdadaan ng proseso. And ganun talaga, ikaw, ordinary to extraordinary, in between is what we call a process. Dati, walang pera. To a product, ang result na gusto mo, may pera. In between, ang gap, ang tawag doon, process. Ordinary guy to being a multi-millionaire, ang gap na tawag doon, process. You just need to trust the process. So kung nahihirapan kayo, it's okay. Wala pa rin, it's okay. Hindi naman laging ganyan eh. Huwag niyong ititreat na yung sitwasyon niyo permanente. Temporary lang. Lagi mo sasabihin, kung ikaw nahihirapan, pansamantala lang. Lilipas din. Parang gutom. Lilipas din. Hindi ka masaya sa, di ba? Wala kang pera ngayon, wala kang downline, lilipas din. Hindi ka masaya sa girlfriend mo, lilipas din siya. Lilipas din yan. Matatapos din yan. Bago ka sa AIM, distributor ka, wala pang income, wala pang network, hindi ka ganyang permanente. Temporary lang yan. Kasi dadaanan mo lang yan, one day, malaki na grupo mo, malaki na network mo, malaki pa kinikita mo. You're very, very successful. Yun ang pagiging positive. Alam mo, lagi kong pinukwento to when I talk about being positive. Alam mo, wala kang makikita ang ibon na nagugutom, na namamatay sa gutom. Except those birds that you actually put them in the cage, don't let them eat for 1 week, they will die starvation. Pero those birds in the wild, you never see them starving. Wala kang makikita na bubagsak sa harap mo, nangingisay, kita, ribs, patay. Wala, pero ba't ganun? Kasi before even God created those birds, inuna niya yung provision. In other words, bago niya gawin yung mga ibon, ginawa niya muna yung pagkain. Hahanapin lang nga yung ibon, yung mga pagkain. Pero ginawa ng Diyos yung pagkain bago yung ibon. Balik ko sa inyo. Bago kayo tawagin dito, ginawa na yung mga taong magpapaglobal ambassador sa inyo. Hahanapin niya. Are we clear? Yes! In other words, nauna yung provision bago kayo. You just have to look for those people out there. Kasi hindi kakatok sa bahay niyo yun yet mag-volunteer. Hindi gaganoon yun. Ako ang sugo. Ako magpapaglobal ambassador. Tihilan nyo na. Walang magbo-volunteer at bigla na lang magpa-pop up sa buhay mo at sasabihin, ako, hinahanap mo, uy. Walang ganon. You have to look for them, go out there, and really work hard. Ganon talaga. Walang magpapakita ng ganon-ganon lang. And merong tinatawag na gestation eh. I mean, you just have to wait for a period na aani ka. Kasi ang pagtatanim, iba sa pag-ani. There's a time for everything, sabi nga sa excellent Ecclesiastes. There's a time to sow and there's a time to reap. You have to remember kung nasaan ka na. You have to identify kung nasaan ka. Pag alam mong nasa sowing stage ka, then do not expect to reap. Kung alam mo nasa pagtatanim ka pa lang, huwag ka mag-expect na umani. Tama ba? Yes. Kung alam mong nasa pagtatanim ka, yung stage na mahirap. Yun yung nakayuko ka. Yun yung nadudumihan ka. Pagtatanim eh. Networking, nasa pagtatanim na stage ka, yun yung stage na nagre-recruit ka, marireject ka, gugutom ka, mapupuyat ka, mapapagod ka, di ka pa kumikita. Pagtatanim eh. You have to identify yourself. And there's a period of time necessary before anything can come into form. Ang tawag dun, gestation. Magkakaiba gestation ng bawat tao, bawat nila lang. Ang tao, ang gestation niya, 9 months. Ang carrots, 7 weeks. Ang bamboo, 5 years. Pero they serve different purposes. Ang tagal ng bamboo. Ang carrots, itanim mo, 7 weeks lang, tutubo na. Ang bamboo, itanim mo, 5 years. But they serve different purposes. Yung carrot, itanim mo, after 7 weeks, meron ng carrot. Para saan? Mayaman sa
beta-carotene, pang chapsuy, gulay, pagkain ni Bugs Bunny. Yung bambon, tagal. 5 years and up bago tumubo. Why? Kasi tumutubo muna yung ugat. Pero mas maraming purpose yung bamboo. Bridges, structures, house, bahay kubo, etc. Bangka, shapes, everything. Scaffolding, support, lahat. So sa buhay ng tao, may ganun din, may gestation ka rin dito. Kaya pag ikaw, di pa kumikita, under gestation ka pa. Kaya pag may kapitbahay ka, tanim ka ng bamboo, tinatawanan ka, ang tagal na niyang bamboo mo, hindi pa tumutubo, maapektuhan ka ba? Hindi, kasi siya hindi niya naiintindihan yung gestation. Ikaw alam mo na 5 years bago tumubo. So huwag ka maapekto. Balik ko sa inyo, nagsasabi sa inyo, tagal niyo na dyan, sabi, hindi niya naiintindihan yung gestation eh. Kaya pag sinabi niya, wala pa nangyari, tagal mo na dyan, sabi sa'yo, ganyan yan, sabi mo sa kanyo, gestation. Pag tinanong niya nung gestation, eh, no, Shell, Caltex, Petrol, gestation. Sabi mo sa kanyo. Ano spell? Baka mamaya, spelling niyo just sa notebook niyo, gas station. Gestate, from the word gestate, gestation. Ayan. So lahat may gestation. Lahat. Create na universe na may ganyan. Even the universe itself may gestation, di ba? The Big Bang, boom, bago nagkaroon ng form. Ganito rin sa ating lahat. And sometimes yun yung hindi natin naiintindihan. That's why your mindset is very, very important. Kaya importante ito eh. Kasi pag tama na yung mindset mo, madali na yung skills. Ano yung mga skills na kailangan mo? Okay? Part 4, skills na kailangan mo. Ito. Ito yung mga skill set. Ang i-master mo ito. Number 1, in-master mo mabuti yung pag-i-invite ng tao. Invitation. Invitation for what? For presentation. Ang tawag sa presentation natin, yan yung marketing plan. Ano tawag natin sa presentation? OPP. Kaya nga, opportunity plan, presentation. Mag-i-invite kayo ng prospects para umattend ng OPP. There are 3 ways to present the OPP. Number 1, merong office presentation. Number 2, merong table presentation. And number 3, merong house meeting or house presentation. Unahin ko na muna itong office presentation. Nag-i-invite ka, pare, may time ka ba next week? Monday or Wednesday, 7 p.m. Kita naman tayo sa galeria. Meron sana akong business na ipopropose sa'yo. Pag sinabi, ah, alam ko na yan, networking. Yung iba sinasabi, ah, ganun ba? Sige, bye-bye. Wala na. Pag sinabi, ah, alam ko na yan, networking. Sabi mo, ah, ganun ba? Ano idea mo about networking? Magsasabi yan. Ah, ano yan eh, ganito yan, recruit, blah, 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 etc. O, paano niya re-recruitin yung ganun? Pag may kaibigan kayo na sinabi, eh, networking, ano yan? Ayoko ng ganyan, bro, wala akong, lahat na sinabi, pare, wala akong time. Hindi ako magaling, bro. Lahat na sinabi, pare lang hindi mo ma-recruit. Anong gagawin nyo pag may kaibigan kayo sinabi networking? Sabihin mo ganito. Di ba kaibigan naman kita? Sabihin nyo, bro, kung meron akong ihinging favor sa'yo sa buong buhay ko sa pagkakaibigan natin, itong favor na to, bigyan mo na ako ng chance. Pakita ko sa'yo kung itong networking. Pag ayaw mo, hindi na kita kukulitin. One time lang, pagbigyan mo lang. Ang magic word doon, ito. Di ba magkaibigan naman tayo? Kung meron akong isang favor na ihingin sa'yo sa buong buhay ko, ito yun, pagbigyan mo lang ako. Now, if you're in the position na nahihinig mo sa kaibigan mo, humihingi ng pabor, panghabang buhay na pabor, pagbibigyan mo, hindi. Kaya kayo masama sa loob mo, sige na nga, habang buhay. Ang nakataya, pagkakaibigan mo. Nakuha nyo ba? Kasi ang goal mo lang naman mapaupo sila. Are we clear? Yes! Kailan kayo gagaling sa invitation? Sa dami ng may invite. Hindi kayo gagaling sa pag-i-invite kung hindi kayo laging nag-i-invite. Frequency yan. Dalasan yan. Because ang invitation is not a science. It's actually an art. Depende sa kausap nyo. Ang best way, pag nag-i-invite kayo, alamin nyo yung form. F-O-R-M. Ano to? About their family. Mag-build muna kayo ng rapport. Magkapalagayang loob muna kayo. Hindi yung pag nakita mo, bro, naku, matagal na kitang hinahanap. Brad.
Anong kauna FORM? Ano to? Family, occupation, recreation, and message. Tanungin mo muna kung sa'y asawa mo, kung sa'y anak mo. Doon muna umikot yung usapan. Huwag kang excited na ang kukunin ko. Re-recruiting ko. Paligwiliguin mo muna sa F. Family. Musa muna. Kasi minsan dyan ang malalaman kung ano yung problema nila, issues nila. Alam mo ngayon kung paano ka papasok. Alamin mo yung tungkol sa trabaho. For all you know, ito nga, katatanggal ko lang sa trabaho. Ting! Pity. Kailangan ng pera nito. Recruit. Recreation. Ano pinagkakabalahan? Saan ba siya busy? Something like that. Diyan mo malalaman kung may time para mag-part-time o wala. Bago mo ibigay yung message na gusto mo siyang recruiting. Kasi dito mo makukuha yung mga messages para ma-recruit siya. Pero pag ginagawa mo itong tungkol sa FORM, huwag kang parang polis. Sa pamilya. Interview type. O trabaho. Ano pinagkakaabalahan? Ano lang, spontaneous lang. Mild lang. At saka hindi kailangan sunod-sunod na ganito. Pwedeng kung ano mauna. Mamaya inisip mo, kumusta ang trabaho mo? Ay, mali, pare, teka, F mo na. Nakuha niyo? Ibig lang sabihin namin dito, dyan iikot yung usapan. Maliwanag ba? Yes. O, bago niyong imbitahin. Ang invitation pag bago ka, keep it short and simple. In other words, huwag niyo munang sabihin aim global or networking. Pero pag marunong ka na mag-defend what is aim global, what is networking, katulad ng mga matatagal ng distributor dito, when I recruit, straight. When I recruit people broad, alam mo na ba yung aim global? Hindi, paano yan? Pero may sasabihin ko sa kanya, narinig mo na ba yung networking? Ay, oo. Pero yung aim global, hindi mo pa naririnig? Hindi pa, ay, nako brother, you're missing a lot of things. Nire-raise ko yung curiosity. Sasabihin ko sa kanya, ako, paano hindi mo alam yung aim global? Ilang years ka na sa work mo? 10 years na, hindi mo talaga narinig yung global? Ganun pa mukha ko. Hindi pa, nako broad, nako. Pero biro ah, sorry ah, pero ito sabihin ko sa'yo, kung hindi mo nakikita yung opportunity namin in global, hindi mo nakikita yung pagkakataon na pwede ka maging successful financially. Kung may time ka, kahit 15 minutes lang, pwede ba tayo mag-coffee? Pakita ko lang sa'yo kung ano yung in global. Pakita ko lang kung ano yung negosyo ko. Iba-iba, minsan may invitation na ganito. Kunwari, ang iniikutan ko circle parang sa school ng aking daughters. They're in a very exclusive school. Mayayaman yung mga magulang. Pag mga PTA, nakikita mo, yayaman ng mga parents. May lawyers, may iba-ibang negosyo. Siyempre, pagkakakilalahan, maririnig mo kung saan-saan sila nagtatrabaho. Pagdating sa akin, ano sasabihin ko? I'm in the distribution business of food supplements all over the Philippines. And I'm the exclusive distributor here in Asia Pacific and in the whole America. In the whole Northern America. Gugulat sila. Ah, talaga? Ano yung products nyo? Meron kami mga iba't iba supplements. We're both in wholesale and retail. Ang product partners ko is based in Wisconsin, yung Nature's Way. I have about 100 branches here in the Philippines. I have branches in Singapore, in Taiwan, Dubai, Nigeria, and Ghana. My office is just located there in AIC building, Burgundy Tower. So magugulat, big time ang dating. Nakuha niyo ba? Eh, totoo naman eh. Pag ang kausap mo negosyante, pwede ko sabihin, ang business ko, nasa food supplement industry ako. Nag-wholesale and retail ako. Exclusive, ini-import dito ng Nature's Way business ko. All over the Philippines, Luzon, besides Mindanao, meron kaming 100 branches. Now, if you're open to this kind of distribution, kasi naghahanap kami ngayon ng mga distributors all over the Philippines, baka gusto mo maging part. Pag sinabi ko, paano ako magiging part niya? Tika, OVP. Hindi niya alam networking. Pero it's a matter of how you package the business. Depende sa kausap mo. And over the years, bakit ganun na experience namin? Kasi we gained it dahil ginagawa namin. And you only gain that kind of expertise pag ginagawa mo siya. Kaya go out there, mag-recruit. Kaya pag tanong sa akin, sir, paano ba mag-recruit? Ano ba pinaka-effective na paraan para mag-recruit? Alam mo, sagot ko, mag-recruit ka. Sir, paano mag-invite? Mag-invite ka.
Kasi gagaling ka sa skills by practice. Hindi ka gagaling by ganito, natuturo mo. Itanong, go out there. Doon ka matututo kasi pag nagkakamali ka, hindi mo na uulitin eh. Ay, mali yun na. Sayang, hindi ko na uulitin yun. Iba na naman, mag-iiba ka na naman. Tama ba? Saka ka-improve mo, matutumbok mo kung ano yung tama. Hindi lahat nire-recruit sa office. May pinipili yan. Pag ang re-recruitin yung VIP, tatlo ang titignan nyo sa recruit. M-A-N. May means, may authority, may need. Man. Minsan may marirecruit ka may pera, okay. Minsan may marirecruit ka walang pera pero may need, recruitin mo pa rin. Kasi hindi lahat ng tao may pera pang global package, pero pag nakita mo may need, masarap na yung recruitin yan. Yung man may authority, ibig sabihin yan, may position, may clout, mabarkada, pwedeng supervisor, pwedeng leader, basta may authority siya. Ito yung mga ipaprioritize yung recruitin kung may ipaprioritize kayo. Para biglang, para mabilis lumaki yung grupo nyo. May means, may authority, may need. Not necessarily may money. Pero ibig sabihin, may paraan. Nakitaan nyo ng need, gustong umasenso, gustong matupad ang pangarap, gustong mapauwi ang mga magulang dito dahil OFW, pagod na sa trabaho, may kaaway sa trabaho, galit sa boss, yan ang mga masarap recruitin. Man, ngayon, iba-iba. Meron kayong re-recruitin na hindi pang office, kundi pang table presentation. Sino to? We categorize this as VIPs. Sino yun? Aray, mga boss nyo. Alam mo, paupuin nyo pa dyan. Kakahiya, di ba? Boss, attend kang seminar, boss. Pero pag ganito ang approach mo, boss, can I present you something over a cup of coffee or dinner? Treat kita. Ibibigyan lang akong business. Professional ang dating. Negosyante. Alam ka namang i-OPP nyo pa dyan, negosyante. Ang memories pa ng negosyante, mabilis lang. Kasi gusto niya, direct to the point. Pinaupo mo yung negosyante dyan, yung speaker, o kaya yung nag-i-introduce. Isang palakpak. Magugulat siya. 1,000,000. Negosyante. Pag businessman, direct to the point yan. Pakatingin nyo sa seminar, sasabihin yung speaker, may pangarap ba kayo? Mga negosyante. Nakuha pa pangarap kaysa sa speaker eh. Nakuha niya? Sino yung mga ating table presentation? Negosyante, mga boss nyo, too much familiar people. Yung mga walang time. Yung mga mabibigyan ka ng, you know, mabibigyan ka ng konting-konting time lang. In-table presentation na yan. Pag hindi pa kayo marunong, don't worry. Hugutin nyo yung sponsor nyo, siya magpaliwanag. Trabaho ng upline yon. Pag hindi ka pa marunong. Ang tawag doon, caddying. Caddy. Ika-caddy ka. Pag bago ka, magpa-caddy ka. Ano yung caddy? Di ba sa golf? May nagka-caddy, kasama ng player. Ganun ang upline sa una, ikakadi ka. So pag wala ka pa ng conflict, kasi madali lang naman yung OPP, kakabisaduhin mo lang eh. Sa maraming distributors, hindi big deal yung OPP. Ang big deal sa kanila yung confidence para ibagsak. Nahihiya, wala pang kita, may fear. Wala pa akong proof, eh. Baka hindi ako paniwalaan, wala pa akong proof. Wampay pa lang naman ang website ko, kakahiya. So ayaw mag-present. So pag bago ka, hugutin mo yung upline mo, ikakadi ka. Tapos, pagka nagtitable presentation siya, tingin ka lang. Kung paano niya gawin? Observe. Why? After a while, ikaw naman ang mag-OPP na. So you must be able to observe. Magkaroon ka ng mental note. Mental note, parang nagsusulat sa isip mo. Huwag yung marami kang ginagawa na. Habang nag-uusap sila, total, sila mag-OPP yung upline ko, kaya hindi crush muna ako. Tingin ka, dapat gumaganyan kapag nagpipresent. Tapos gumaganyan ka. Kaya nagsaset ng atmosphere. Huwag mo yung, huwag ka sasabat. Ano lang, pigilin mo yung sarili. Kasi yung iba pag nagpipresent yung upline, ito maganda to, ano mo, dito yan. Sabi ko sa'yo, yayaman ka eh. Sumasabat. Okay, lalo na pag nasa closing na. Ito, mas maganda dito pag nag-7 minutes. Diba, sabi ko sa'yo, 7 minutes, maganda eh. Tahimik ka lang. Usap sila. Nakuha mo? Yes. Ang magpipresent, sino muna? Apply. Makinig ka lang. Are we clear? Yes. And may pinipili yan. Hindi lahat. Ako, ang technique ko dati, pag may re-recruitin ako sa office, kailangan hanggang half of the room lang mapaupo ko siya. Kaya naranasan ko rin yung nagre-reserve. Nagre-reserve for my guest. Kasi ang idea,
pag may prospect ka, lalo sa OPP, tas likod na nakaupo, iba na yung message doon. Iba na yung energy. Ang pinaka-ideal na pwesto, magmula dito sa stage, hanggang kalahati ng room, dyan mo dadalhin ang prospect mo. Huwag mo dadalhin sa likod. Kasi pag sa likod, first-timer, ay, hindi niya na maintindihan. Tas ang ingay pa sa likod. Yung katabi niya pa, text ng text. Eh, di ba pag may katabi kang text ng text, silip ka ng silip? Di ba? Napapansin niyo ba yung sarili niyo? Pag may nante-text ang katabi, malay mo ba doon? Pero yung mata mo gustong... Huwag niyong pauupuin doon yung recruit niyo. Maliwanag ba? Yes! Merong house meeting. Ano tong house meeting? Pag first-timer ka, bago ka, kapipiliin mo lang, pwede ka mag-gather ng tao sa lugar niyo. Gather your friends, relatives, and neighbors. Sa sala, sa garahe, o kung sa ilalim ng puno, merong pwesto. Pupunta doon yung upline mo magpapaliwanag. Home party or house meeting, ibig sabihin yan, ikaw yung organizer, ganda lang ka ng tao sa lugar ninyo. Mga 12 to 15 people, yun yung manageable. More than that, hindi na manageable. Masarap sa home party, house meeting, direct approach. Ano yung direct? Yung tipong napaka-interactive, napaka-close mo sa audience. Na minsan, habang nagpapaliwanag ka on the spot, may nagtatanong, pwede. Tapos, may konting pika-pika kasi sa dulo yan, kainan. Kasi kasama na sa kulturang Pilipino, pag nag-invite ka, mare, punta ka naman sa bahay sa Sabado. Meron akong business partner na darating, mag-present siya ng business na ginagawa ko ngayon, part-time. Baka interested ka, meron ding health orientation. Punta ka naman, by 3 o'clock. May konti ding kainan. Pag narinig yung kainan, dadating. Tama ba? May konting salo-salo. Pangkamon na yun. Basta pagbago ka, huwag masyadong magastos yung salo-salo nyo. Pamaya niya, malapiesta, may kare-kare, adobo, may crispy patas, spaghetti. Huwag, bago ka pa lang. Kaya, you know, minimal lang ang gastos. Basta ang idea lagi dyan, one solid and one liquid. Alam nyo na yun. Tubig na may yelo. Ito na yung yelo, tubig na lang. Kahit pika-pika, sandwich, crackers, everything, pansit. Tapos sa dulo, yun yung kainan. Doon masarap mag-closing sa kainan. Kasi maraming tanong ng tao doon. Sometimes may audience ka, pag nagustuhan, uuwi lang, kukuha ng pera, bibili na yung dinidemo mo. So, sa tatlong to, depende kung saan kayo comfortable. Walang ideal kung alin dito sa tatlong gagawin ninyo. Pero it's a case-to-case basis. During my time, nag-concentrate ako sa table presentation at saka sa house meeting. Dito nag-concentrate yung buong group ko. Nang nagiging audience namin sa office presentation, yung mga na-OPP na namin sa table presentation tsaka house meeting. Kasi minsan mas masarap magdala ng audience sa office pag may idea na yung nadala. Pero pag wala pang idea, make sure nakaupo siya between dito sa harap hanggang sa kalahati ng room. More than half of the room, backwards, hindi na effective ang message ng OPP. Now, that is my practice before. It doesn't mean you have to apply my practice. Ibig sabihin, kailangan magamay mo, matansya mo kung saan ka effective. The best way to know, apply the trick. And malalaman mo kung saan ka effective doon. Ano ka, saan ka ba comfortable? Depende rin sa market mo yan eh. Depende sa marirecruit mo eh. Ako kasi engineering, I was working before at my company, so karamihan ng mga recruits ko, professionals. Hindi ko mabitbit sa seminar yan kasi dating ng seminar sa kanila, boring. Diba? Alam mo yun, dragging. So pag mga kapwa ko, engineer ang re-recruiting ko, either sa office ko na nire-recruit, o kaya magpupunta kami ng Glorieta, okay? Doon kami or sa street life, gigimik kami, doon ko nire-recruit. So depende sa market na yun. The important thing to do, subukan nyo lahat. Kasi may audience na nagtanong sa akin, sir, ano pinaka-effective sa tatlo? Alam nyo kung ano? Lahat, sabay-sabay. If you can do this ng sabay-sabay, the better. Kasi mga nganak yan eh, ang pinaka-best skills na ibibiling ko sa'yo, be able to present the marketing plan by yourself as soon as possible. The earlier you can present the business nang hindi ka kinakadi ng upline mo, the better. Ano ibig sabihin? Mas maaga kang matutong mag-OPP mag-isa, mas bibilis ang pagbibuild ng network mo. Okay? Kaya, pakahadi ka, temporary lang. Huwag habang buhay. Kasi hindi ka mag-grow. Kailangan matuto kang maglatag nung ikaw to, o dalawa,
500, 500, 1,500. Matuto ka dapat yan. Matuto ka kung ano yung laman ng global package. The earlier you can present this, the better for you. Why? Hindi ka na nakadepend sa upline mo. Pag hindi ka nakadepend sa upline mo, strike anywhere ka. Hindi ka tulad pag yung upline mo lang marunong, babagay ka lang sa schedule niya. Eh paano pag hindi nag-match yung schedule ng upline mo doon sa prospect mo? Kasi in all fairness, may iba rin grupo tong upline mo para ikadi. Hindi lang ikaw ang ikakadi niya. Marami kayo. Second, pag marunong ka na, yung sabi ko, strike anywhere ka na. Number three, pag marunong ka na, you don't need to depend sa office. Kasi lagi mong babantayan yung seminar dito, 3 p.m., 7 p.m. Eh, paano yung prospect mo? Pwede ng 3. Ah, pwede ng between those hours. Kunwari, prospect mo, pwede lang ng alas 5. Sabi mo sa kanya, hindi pwede, alas 7 pa, ano ka ba? Nakuha nyo? So, kailangan marunong kayo mag-present na mag-isa ka. And the better you gain the confidence, mas maganda. The earlier you gain the confidence, the better for you. Siyempre, pag nagpe-present ka, hindi mo maiiwasan, may objections. May mga magtatanong sa'yo. And yung objections, hindi ibig sabihin niya, negative yung prospect nyo. Pag may tinanong, ano yun, di ba pyramid yan? Huwag mo sabihin, negative mo naman eh. Huwag mo gaganon. Alam mo yung objections, ang tawag namin dyan, buying signs yan. It's a sign that your prospect is processing what you have explained, kaya siya may tanong. Kaya siya may objection. Second, kaya may objection yan, ang idea dyan, ang psychology dyan, gusto niya, kaya lang meron siyang pag-aalangan. Na ibig sabihin, pag natanggal mo yung pag-aalangan, mag-join. So dapat, marunong kayo mag-answer ng objection. Pag sinabing, mahali, kaya niyo dapat sagutin. Sabi mo, pag sinabing, mahali, okay, pag sinabing, di ba, wala akong pera eh. Okay, explain mo lang mabuti na, alam mo, marami na ako narinig na ganyan. In fact, ako din, wala rin pera. Pero alam mo, nung nakita ko yung benefits nung AIM, nung global package, nakita ko yung benefit pagka naging successful ako, ginawan ko lang ng paraan. Dito sa AIM, kahit walang pera, pwede. Kasi ang tao, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming pera. Yun ang mga sinasabi sa prospect. Ang mahal eh. Pero hindi mahal. Ganito lagi ang technique pag may objection. Tatandaan nyo itong tatlong F. Ano yun? Feel? Felt? And found. Sa Tagalog, ganyan din ako dati. Ganyan din ako dati. Kala ko mahal. Pero alam mo na nangyari? Nung nakita ko kung ano yung benefit nung global package at pag lumaki yung network ko, nako, nalaman ko. I found. Nasulit pala yung ilalabas ko kung sakali mang gagawang pagdaparan. Bakit ginagawa tong feel, felt, found? Para malaman ng prospect mo na ganun ka rin dati. Mahal eh. Pare, ganyan din ako dati. Kala ko mahal. Pero nung nakausap ko yung mga global ambassador, yung mga naging successful, itong mga kinukwento ko sa'yo, I found out, Brad, nakita ko, umaman talaga sila ng gusto. Na ang nilabas lang nila, 7,980. Pyramid yan eh. Ako, Brad, ganyan din iniisip ko. Exactly, ganyan na ganyan. Kahit hindi naman. Lagi mo lang i-relate yung feel, felt, and found para magkaroon kayo ng connection. Are you getting me? Yes! Wala akong time eh. Pare, pareho tayo. Busy-busy ako. Pero tamboy ka naman. Para lang makarelate. Sabi mo, ganyan din ako dati. Akala ko wala akong time. Pero management lang yan eh. Ibig sabihin, kung alam mo kung paano ipa-priority. In fact, pagka ikaw walang time, mas kailangan mo to. Bakit? Kasi dito merong leverage. Na minsan ikaw walang time, pero yung nakuha mo may time, para ka na rin full-time. Yes! Yun yung mga sagot. Marami yan, marami. May iba tayong speak, may iba tayong seminar tungkol sa handling objections, yung ASAP or Alliance Success Achievement. Alliance Success Achievement Program. Or kung gusto nyo, I'd like to also take this opportunity if you can buy the business guide of Cora Kizon. Kasi kinumpile niya yung mga basic objections sa business. Buy that. I'm not exactly sure how much, pero it's worth it. 90? Ayan, bili kayo nun. Tapos nandun sa likod, yung mga common objections para matutunan nyo. What else? Number 4, very important. Yung tinatawag na 48-hour rule. Follow up. I-follow up niyo yung mga downlines ninyo. I-follow up niyo yung mga nakakausap ninyo. I-follow up niyo yung mga na-OPP ninyo na kailangan makita ulit nila yung AIM Global within 2 days or 48 hours. Bakit magic number yung 2 days? Kasi along the way, maraming pwedeng mangyari.
Ilan na ba naka-experience sa inyo na meron kayong in-OPP? Interested? After one week, malamig na. Interested o? Pare, maganda na. Sa seven heads ako, sabi sa inyo ng prospect mo after mong kausapin. Pero dahil hindi mo na-follow up, one week after nung sinabi niyang magpipayin siya, tinetext mo, hindi na nagre-reply. Malamig na. Why? Because along the way, marami silang negative na mamimit. Kaya it's your job na kulungin sila. Makabalik agad dito para merong tinatawag na reinforcement. Either makabalik dito, magkita kayo, o mag-usap kayo sa telepono. Follow up ang tawag doon. In other words, kailangan ma-inject sa sistema niya ang AIM Global. Kasi marami na ako na-experience sa ganyan. Interested after the OPP. Uuwi. May planong babalik sa ganitong araw, hindi bumalik. Hindi mo na-follow up. Nung pina-follow up mo, bro, kailangan mag-pay in. Ang reply sa'yo, who you? Alam mo na yun. Pag nag-reply ng who you. Maliwanag? Yes. Number one, i-follow up, ikaw. Pa-follow up mo yung sarili mo. Punta ka sa office, talk to your uplines, text your upline, call your uplines. Tapos number two na ipa-follow up mo, mga downlines mo. Number three na ipa-follow up mo, upline. Alam niyo, huwag niyo gawing practice na yung upline lang ang nag-follow up sa'yo. Ikaw, i-follow up mo rin yung upline mo. Upline, pupunta ka ba sa office? Pupunta kasi ako mamaya eh. Upline, nasa office ka ba? Pwede ko ba ipakausap sa'yo yung prospect ko? May dala ako mamaya. Upline, pwede ka ba this coming Saturday? May papa one-on-one sana ako sa'yo sa Robinson, sa Starbucks. Tagal ko na nare-recruito, best friend ko. Pero hindi niwala sa akin eh. Pwede bang ikaw mag-explain? Maliwanag? Yes. Number five, meron tinatawag na ABC rule. Ano tong ABC rule? Pag may prospect kayo na too much familiar sa inyo, or pag bago ka pa lang at wala ka pa ng confidence, always apply the A, B, and C. Ano yung A? Advisor? B, bridge. Ikaw yan. Ikaw tong bridge. Yung C, yung client. Yung recruit mo to. Isa-isayin ko lang. Kasi bagay ito sa mga bago. Pag bago ka, wala ka pang alam, di ka pa marunong, global package mo lang, pinag-aaralan mo pa lang yung business, your sole job is to just bring recruits. Do your best na makarecruit ka para maka-attend ng OPP. Ang tawag sa recruit mo, C, kliyente. Ang job mo, dalhin sa office. Why? You're applying the ABC. Ikaw yung bridge, ito yung client, sino kakausap? Speaker, tama? Speaker, isa yan sa mga advisor. Sino ba itong mga advisor? Yan yung mga speaker. Yan yung mga leader na may proof. Mga leaders. Yan yung mga GA. Millionaires Club. Yan yung mga speakers bureau. Yan yung mga upline nyo. Yan yung mga advisor. So your job is to just bring the clients and be able for these clients to meet whoever the advisors are. So, bago ako, nagdala ako ng prospect dyan. May speaker. Ano tawag sa sistemang yon? Speaker is D, A. Ako nagdadala is bridge. Yung dala ko, pag bridge ka, meron kang role. Pag dito sa office, tagapalakpak ka. Tagatawa ka. Scripted. Basta huwag ka lang papalakpak nang hindi pa dapat pumapalakpak. At huwag kang tatawa pag hindi pa nakakatawa. Kasi ikaw ang magsiset ng atmosphere. Can you imagine this? Let's say 90% sa room na to, lahat bridge. May 10% na first timers. Lahat ng bridge pumapalakpak. Lahat ng bridge baliw. Lahat ng bridge positive. Ano mangyayari sa 10%? Mahahawa ng energy yung mga yun. Kaya kayong mga bridge, magtutulong-tulong. Subukan mo to. Ako, tagal ko na sa networking. Lahat lang nandito si... Lahat ng bridge nasa labas. Wala pong pumapalakpak. Lahat ng first time nakagato lang. Yung ibang bridge, yung ibang mga si ganyan lang, pag umupo. Parang tarsier. Lahat nasa labas. Mako-convince yung mga si o hindi? Kailangan natin ng maraming bridge. Ano pa yung example ng ABC? B, may dala ka, pina one-on-one mo, si C. Pina table presentation mo. Ang nag-OPP sa'yo, kinadi ka, si upline. Ano tawag sa rule na yon? ABC rule. Ang work mo, pag nag-uusap sila, ganyan lang. Ganyan ka lang.
Huwag mo ipapakitang, you know, excited na excited ka. Huwag mo ipapakitang kumukopya ka. Magkausap sila. Wait, apply ng bilis mo, hindi ko makopya. Makaganong ka pa. Maliwanag? Pag may first-timer kayo dito sa office, speaker is the A, you are the bridge, yung dalawa is the C. ABC, tama? May pangalawa pang ABC. Pagkatapos ng OPP, may tinatawag na meeting after meeting. Ma'am, yung pinaka-apply nyo, ibibilog kayo. Pag ikaw bago ka, do not fail na yung prospect mo umuwi na hindi na-experience yung ma'am. Sabi mo, bakit sandali lang to, 5 minutes lang to, pero sa totoo lang, 20 minutes. Na minsan yung ma'am, mas mahaba pa sa seminar, bakit sandali lang to, 5 minutes. Kasi ang purpose ng ma'am, nagsasalita yung pinaka-upline sa bilog. Naranasan nyo na yun? Yes! Nagsasalita siya, sino po yung may tanong? Papakilala lang po ako, ako po si ganito, ganito po ako sa in-group. Nagsishare na experience. Ang tawag doon, meeting after meeting, pero the actual rule applies. Ang tawag doon, A, B, and C. Maliwanag? Yes. Pagkatapos ng ma'am, may nakita ka, leader. May nakita ka, speaker, leader, GA, o apply mo, nakita mo, naglalakad dyan. Dala mo yung prospect mo. Papunta ka sa elevator. Apply the ABC again. Apply! Pakilala ko naman sa'yo. Meron akong first-timer, kaka-attend lang po ng OPP. The moment na pinakilala mo yung C, kay A, whoever the A is, pwedeng ako, na training team, pwedeng si Sir Arnel, pwedeng si Doc Ed, speaker, leader, upline mo, the moment na pinakilala mo sa amin yun, hindi lang namin kinakamayan. Meron kami sinasabi, pare, subukan mo lang. Wala namang mawawala. Malay mo, marami dito nakakuha ng pangarap nila. Malay mo, ikaw na yung susunod. Pag-aralan mo, balik ka lang. Yung 10 seconds, 15 seconder na yon, ang tawag doon, A, B, C. Maliwanag? Yes. Tignan nyo yung step by step, ha? Pagbaba nyo sa baba, elevator, may nakita ka, Dodge Challenger ni Charles Langurayan. Nakalagay, AIM Global sa likod, sticker. A, B, C ka ulit. Ang A, yung kotse. Ikaw yung bridge, yung prospect. C, pare, kita mo yon? Yun ang sasakyan ni Charles Langurayan. Pare, pang-anim niya yan. Ang ganda, no? Yan ang pwede nating makuha sa AIM Global. Ang tawag doon, A, B, C. Pagbago ka na magaling ka mag-ABC, mabilis kang yayaman sa AIM Global. Kasi, ang puhunan sa ABC, taga-turo ka lang. Kita mo yun? Turo ka lang. Bakit ka turo ng turo? Hindi mo maituro yung sarili mo. Wala ka pang kinikita. Kaya magtuturo ka nung kumikita. Tama mali? Turo ka lang. Pare, magaling yung speaker na yan. Kasi hindi ka pa magaling eh. Kaya ituro mo yung iba na magaling. Doon nung bago ako, ganyan ako eh. Magaling ako sa ABC. Tapos pag tinatanong ako ng prospect ko, eh ikaw bro, magkano na kinikita mo? Alam mo pare yun? Yung mga agad ko. Ang layo na sagot eh. Oo. Oh. Saan pa ina-apply ang ABC? Kahit marunong ka na mag-OPP, mag-isa. Pag andala mo, too much familiar sa'yo, ipa-OPP mo sa upline mo. Ang tawag doon, ABC. Kasi pag too much familiar yung kasama mo, pinsan mo, barkada mo, best friend mo, ang hirap baliwin. Pare, yayaman tayo dito. Ikaw naman, yayaman ka, mag-inuman na tayo. Tama ba? Tama? Ang hirap baliwin ng ano eh. Kunwari, pinsan mo, alam nga mga dreams mo pa, parang may dreams ka ba? Ang awkward eh, parang nakakahiyang, parang iyo, parang nakakahiyang i-motivate. Tama ba? Mga ganun, kapatid, pinsan, best friend, kapitan. Basta too much familiar ka and you feel awkward, lagi mong ipapatid. Are we clear? Yes! Dito lang, ang isang rule, aalamin nyo ano ang background ng advisor. Kunwari, nakita nyo si Roy Cueto, alam niyo yung background ni Roy, para pag may first time kayo, pakilala nyo kay Roy. Mamaya mag-jumble-jumble eh. Pare, si Roy Cueto dati itong tricycle driver. Eh, sila yung kaduyak yun eh. May maituro ka lang. Nag-gets nyo? Alam niyo yung background ng mga successful distributors natin. Because sometimes, meron tinatawag na matching.
skills training na tuloy ito, hindi na NDO. Yung kasi may ibang training for the skills. Pero bagitin ko na rin kasi hindi ko alam kailan ulit ako mag-NDO. Pag may prospect ka, ibabagay mo yung prospect mo dun sa background ng mga leader na kilala mo. Halimbawa, may nadala kang engineer, i-engineer ako, lapit mo sa akin. Kasi madaling magka-connect. Kunwari, may dala kang doktor, ilapit mo kay Doc Ed. Kunwari, may dala kang PT, ilapit mo kay Roy Cueto. Kunwari, may dala kang halimbawa, undergraduate na nag-concentrate dati sa sales, pakilala mo kay Charles Lamorayan. May kilala kang estudyante, ang dala mo, ipakilala mo kay Joseph Lim kasi nag-join dito yung mga estudyante. Ang tawag doon, matching. Kailangan marunong kang mag-matching. So in other words, marami ka dapat alam na background ng mga leaders dito. And there's nothing wrong with that. Kahit hindi mo apply, lapitan mo. Kasi ang culture sa AIM Global, lahat tayo, pamilya dito. Walang grupo-grupo. Are we clear? Pag may nadala ka na medyo matured, tapos family-oriented, pakilala mo kay Mon Alburo. Alamin mo yung mga background na leaders at huwag kang mahihiyang kumuha ng background nila, kausapin mo. Kaya nga, importante na umaattend kayo ng seminar, kahit sino speaker, para nalalaman yung background ng speaker. Para pag may dala ka, imamatch mo. May kwento dyan para hindi nyo malimutan tong part na to. May unggoy sa soup. So yung mga bata, every time na nag-eat siya ng kung anong pagkain sa kanya, limbawa, nag-eat siya ng grapes, sasaluin ng monkey. Pero bago niya kainin, nilalagay niya muna sa bat niya. Tapos kakainin niya. Kadiri. So yung mga bata, tuwan-tuwa naman. Yung isa, nips. Okay, M&M. Kinitsa. Pero bago niya kainin, nilagay niya muna dito. Eh yung mga nanay, galit na galit. Kasi, hindi good example. Punta sa supervisor. Yung unggoy niyo. Yung mga bata, pag nag-eat siya ng food, nilalagay muna sa ano bago kainin, kadiri. Sabi ng supervisor, ma'am, nakita niya mo sa signage, huwag magbibigay ng food, no food, no? Para sa mga unggoy. Second, hindi niyo po masisi yung unggoy kung ganun ginagawa. Sabi na nanay, bakit? Eh kasi ho, last week, may nag-itsa dyan, santol. Kinain lahat. Nahirapang pundumumi yung unggoy. Kaya magmula ngayon, bago niya kainin, sinusukat niya muna kung kaya. Ano tawag doon? Matching. Minamatch muna. O para hindi niyo ngayon malimutan na imamatch muna yung prospect niyo sa mga leaders natin bago niyo ipakausap. Are we clear? So, yung mga ganito, mga master niyan, along the way, that's why, if you ask me in essence, pag matagal ka na, yung ginagawa mo, sa una lang mahirap. Pero pag tumatagal ka na, dumadali. Hindi dahil sa dumali yung task, pero incidentally, dahil paulit-ulit mong ginagawa, gumagali ka. O, sipin mo, lahat ng pinag-usapan natin ngayon, i-apply mo, lalaki yung business mo? Yes! Lalaki siya. Di ba? Mindset mo, tama na. Skills mo, tinuruan ka namin ngayon ng konti. By the way, hindi lang lahat matututunan sa sponsors or sa speakers. Some of the skills, knowledge that na kailangan mo, matututunan nyo sa upline nyo. So, mindset mo tama na, skillset mo tama na, just put everything. Yung tinuturo ng speaker, tinuturo ng upline nyo, just put everything in action. Never ever give up. Stay focused. Alam niyo, may meaning yung focus. Mag-focus ka lang. Huwag kang ihinto. Focus means follow one course until successful. Follow one course until successful. Aim global lang until successful. Focus lang sa aim. Put into action. Focus lang. Paulit-ulit, because persistence is like an ant who tries to devour a tiger. Small but repeated attempt, small but repeated, will complete any undertaking. Small actions lang, pero araw-araw, matatapos nyo ito. And then eventually, 2 years from now, kayo naman ang magkukwento sa akin kung ano yung nakuha mo. My name is Virgin Gonzalez. Thank you very much for attending. God bless you all. Love you the glory. Thank you.